Prologue. Makati Medical Center. Malawak ang pagkakangiti ng dalawang middle-aged na lalaki at isang 5 taong gulang na batang lalaki habang pinagmamasa nila ang isang bagong panganak na sanggol sa loob ng nursery. "She's really cute," natutuwang komento ng batang lalaki. Hindi nito magawang alisin ang mga mata sa natutulog na babaeng sanggol. "Yes, she is." Marahang kinalo ni Joven ang buhok ng anak na si Andres bago bumaling sa matalik na kaibigang si Rolando. "Mukhang nakikinikinit ako na, pare." Isang marahang tapik sa balikat ang ibinigay nito sa bagong ama. "Maraming paluluhaing binatay ang anak mo pagdating ng araw." Isang malakas na tawa ang isinagot ni Rolando sa pasaring nito bago muling ibinalik ang pansin sa sanggol. His eyes full of fondness for his newborn daughter. "What's her name?" tanong ni Andres. Nagkatingin na magkaibigan at si Rolando ang sumagot. "Well, Andres, her name will be Destined Angel." "Destined Angel?" the little boy whispered softly, as if savoring the name in his mouth. His small form leaning against the glass window, his dark brown eyes never leaving the sleeping baby. "It's a beautiful name. And she's going to be a real beauty when she grows up," Joven added. "My little destiny," Rolando murmured, leaning against the glass window of the nursery. "Daddy?" tawag ni Andres sa ama. "Yes, anak. When I grow up, I'm going to marry her. I'll make her my destiny," he announced with a voice full of certainty. Kapwa nagulat ang dalawang lalaki. Not expecting to hear such from a 5-year-old, both men eyed him with obvious disbelief. "I'll marry you someday, Destined. That's a promise," he whispered. At wari narinig ng sanggol ang sinabi ng batang lalaki. Dumilat ito at sandali na naghikab bago muling bumalik sa pagtulog. Andres let out a giggle. Muli nagkatingin na magkaibigan. Nabigla man sa pinahayag ng paslit, parehong may makahulugang ngiti sa kanya-kanya mga labi ang dalawa. Chapter 1. Rolando stormed inside the room, his face hard and grim. Kasunod dito ang asawang si Lolit at ang anak na si Destin na kiming umupo sa mahabang sofa. Tuloy-tuloy sa minibar ang lalaki at mabilis na nagsali ng alak sa isang kupita. Sa isang lagok lamang ay napangalahati nito kagad ang laman ng baso. Pasulyap-sulyap naman ang adalaga sa ama. "Daddy?" Lumikha ng isang lagabong abasong inilapag ni Rolando sa bar counter. Galit na binalingan nito ang anak. "Shut up, Destined!" bulyaw nito and she cringed. "Rolando, please, calm down!" "Calm down?" galit itong hinarap ang may bahay. "How can you expect me to calm down pagkatapos ang ginawa niyang magaling mong anak?" Anito sabay turo sa kinuupuan niya. "Pero daddy..." "Shut up!" muling bulyaw nito. "Don't you dare say a word. I'm fed up with your damn miserable excuses." Nangigigil pa na banta nito. Wala siya nagawa kundi ang manahimik. Kung gustuhin man niyang ipagtanggol ang sarili ay hindi niya magawa dahil natatakot siya sa nakikitang galit ng ama at ayaw na niyang gatungan pa yon. "I've had enough with you, Destined. This time, I'm really disappointed with you." Alam ni Destined na nakatitig sa kanya ang matandang lalaki ngunit na natili siya na nakayoko. Nagsimula mag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Kung magagawa nga lamang niyang ibalik ang oras upang maitama ang maling nagawa, talaga nga palang nasa huli ang pagsisisi. "I'm really sorry, Daddy. I didn't mean it," she whispered timidly. Daig pa niyang isang maawang tupa. "You didn't mean it?
Her father's voice bellowed in rage. Kusa kang sumama sa mga walang kwentang taong yon. At pagkatapos sasabihin mong hindi mo sinasadya. Hindi kita pinag-aral para lamang lumaking wala man lang sentido ko mon. Nabitin sa lalamunan niya ang isang hikbi. Her father never laid a hand on her kahit anong tigas ng ulo niya. Ngunit na mga oras na yon, alam niya nagpipigil lamang tong pagbuhatan siya ng kamay. Go to your room, young lady, and stay there. You're grounded. Hindi ka lalabas ang bahay na to hanggat hindi ko sinasabi. Her defiant side wanted to rebel against his decision. Pero na makita niya ang mukha nito, nagbago ang isip niya. Rolando recognized the boldness of his daughter's expression. Don't give me that look, destined angel. Sinigid mo ng pasensya ko. Huwag mong hintayin tuluyang mawala ang katiting pa na nagpagtitiwala ko sa'yo. Go to your room! He ordered and his voice thundered across the room. Now! Tila maamang tupa na tumalima siya sa utos ni Rolando. Sa loob ng silid, padapa siyang humiga sa kanyang kama at parahang umiyak. She really felt stupid and hurt. Hindi niya akalaing papagalitan siya ng ganun ng kanyang ama. They had misunderstanding before, pero palagi na ito ang nauunang sumuko. She was daddy's little girl after all. Pero ngayon ay alam niyang sukdula na ang naging galit nito. She went way beyond property this time and she could not blame her father for his outrage. Ang tanga ko talaga. She berated herself. Bumaling siya pati haya at tumitig sa kisame. How was she to know that her supposedly harmless date will turn into a nightmare? It was Valentine's night at iyaya siya ni Paolo para sa isang night out. Kasasagot pa lang niya sa lalaki nung nakaraang linggo. Sumama siya sa pag-aakalang magdi-dinner lamang sila. Manonood ng sine at pagkatapos ay uuwi na. Pero laking dismaya niya nang dalhin siya nito sa isang bar sa Pasay. Bakit dito tayo nagpunta, Paolo? She asked. Bakit? Ano naman ang masama? Patuyang sagot nito. I thought we were supposed to have dinner. Tumawa lamang ang kanyang nobyo. Masyadong formal at ordinaryo na ang dinner. This will be a lot more fun. Ayokong pumasok dyan. Reklamo niya. Come on, Destined. Don't be a snob. Salip na sumagot ay humalikip-kip lamang siya sa kinuupuan. Nakasimangot ang mukha. Na makita ni Paolo ang kanyang ekspresyon, ay naiinis pa to imbes na maalarma. Oh, come on, Destined. Tigilan mo nga ang kaartihan mo. Manghang napatitig siya rito. Hindi makapaniwalang ito pa ang may ganang magalit. Pwede bang huwag kang umarte dyan? Baka nainip na si ni Eric sa loob. Nakakahiya dun sa mga kaibigan ko. At kasama pa pala nito ang mga kaibigan. Lalong nalukot ang kanyang magandang mukha. Okay, fine. Itinaas pa ng binata ang dalawang kamay. Kung ayaw mong sumama sa akin, edi wag. Maghintay ka dito sa loob ng kotse. Or better yet, hinugot nito mula sa ignisyon ng susi. Umuwi ka mag-isa. He stormed out of the car, slamming the door behind him. At tuloy-tuloy na to sa entrance. At hindi man lang siya sinilyapan bago pumasok. Destined jaw dropped. May ilang segundo rin na nakatulala lamang siya at nakatitig sa pinto ang pinasok ng nobyo. Di yata't iniwanan siya nito. Naiinis sa lumabas na siya ng kotse. It was already 10 o'clock in the evening at hindi niya kakayaning umuwing mag-isa dahil hindi siya sanay na mag-commute at hindi rin niya masyadong kabisado ang lugar. She could get a taxi. Pero nang maalala ang balitang napanood niya sa TV tungkol sa isang dalagitang sinakta ng isang taxi driver dahil lamang sa cab fee ay bigla siyang natakot. She groaned in frustration at nauubusan na siya ng opsyon. Inilabas niya ang cellphone mula sa shoulder bag. Contemplated on calling her parents but in the end, decided not to. Hindi alam na mag-asawa ang tungkol kay Paolo.
at lalong hindi alam ng mga to na sumama siya sa nobyo. Ang alam ng mga to ay ang best friend niyang si Mimi ang kasama niya ng gabing yun. Tiyak na magagalit sa kanya ang ama kapag natuklasan nito ang ginawa niya. Si Mimi, tama. Kaagad niyang inidial ang numero ng kaibigan. Ngunit hindi niya tumakontak. Marahil ay nakapatay ang cellphone nito. She leaned back, dismayed. And now what? May isang lalaking lumabas mula sa entrance ng bar. Sandaling pumailan lang sa kanyang paninig ang maharot na tugtugin sa loob. Naipadyak niyang isang paa dala ng inis. Bakit ba kasi sumama pa ako sa lalaking yun? Paninisin niya sa sarili. Why did you make him your boyfriend in the first place? Her sensible side mock. Napaungulan dalaga at muling tiningnan ang facade ng bar. The signage says, Hot Chicks Bar and Restaurant in bright running letters. Sa tabi nito ay outline ng isang babae na animinig sasayaw, epekto ng pagsasalit-salit ng mga running lights na nakakabit dito. Hindi naman yun ang unang pagkakataon na papasok siya sa isang bar. Ngunit malaki ang pinagkaiba ng lugar na yun sa mga first class bars and clubs na madalas silang punupuntahan ng magkakaibigan. Isang malakas na sipol ang narinig niya sa kanyang likuran. Dalawang lalaki ang nalingunan niya na malisyosong nakatingin sa kanya. Mabuway ang tindig ng mga to at namumungay ang mga mata dala ng kalasingan. Nakadama siya ng takot kaya hindi na siya nag-isip pa. Halos patakbong pumasok siya sa loob ng bar. She'd rather be in the deep blue sea than with the company of those devils. Biglang napaubos si Destin nang salubungin siya ng usok ng sigarilyo na pumalibot na sa loob ng bar. Her eyes strained against the dimly lighted place to look for a familiar figure. Nakita naman niya ang hinahanap. Paolo's friends saw her first. Inginuso siya ng mga to sa nobyo. Habang papalapit siya rito ay napansin na niyang nakakalokong ngisi nito. I knew you'd come to your senses, he said half amused. Pinigil niya ang sariling irapan ito. Halika, maupo ka dito sa tabi ko. He gestured at the empty seat beside him. Napilitan siyang umupo at kaagad siyang inakbayan nito pagkatapos. Siya nga pala honey, kilala mo na si Eric di ba? Muestra nito sa tatlong kaibigan at sa mga babaeng nahihinuhan niyang girlfriends ng mga to. Tumango lamang siya at isang pilit na ngiti ang ibinigay sa mga kaibigan ng nobyo. Isang simpleng hello lang ang isinagot ng mga to sa kanya bago muling itinutok ang mga mata sa stage na waring mahinihintay. She curiously surveyed the place. Malaki ang interior ng bar. Halos okupado ang lahat ng mga lamesa ng mga customers na karamihan ay mga lalaki. Halos lahat ay may ka-table ng mga babaeng nahulaan ninyo mga GROs. Nagulat pa siya nang mamatay ang mapusyaw na ilaw na tumatanglaw sa loob ng bar, kasabay ng pagbukas ng isang spotlight na nakatutok sa maliit at mababang stage. Ilang segundo lang, mailan lang ang isang sensual na tugtugin sa sound system. Hinapit pa siyang lalo ni Paolo, palapit sa katawan nito, his eyes still transfixed on the stage, waiting in anticipation. Ganon din ang expression sa mukha ng mga kaibigan nito. Suddenly, a girl, probably not older than 15, entered the stage. Nakasuot lamang to ng isang pares ng panloob na halos hindi na rin magawang itago ang dapat itago. Nagsimula ito sa mabagal at mapangakit na pag-indak. Bawat kilos ito ay sinasabay ng hiyawan at sipol ng mga nanonood. Patuloy ito sa mabagal na pagkilos, swaying provocatively as if in a trance. Hubarin mo na! Destin heard someone yell at nagtatawanan ng mga kasama niya sa mesa. Oh my God! Naisaloob niya. Ano ba itong napasok ko? Nanlalaki ang mga matang muli siyang tumitig sa stage at baliwalang inalis ng dalagita ang suot na panloob at nakangiti pang ibinilad ang hubad na katawan sa kasiyahan ng mga manunood. Naramdaman niya ang paghalik ni Paolo sa kanyang leeg.
Keep watching, honey. Mag-enjoy ka sa mangyayari. Napaungol ang dalaga. Ungol na inakala nito na pagsang-ayin niya. Mas naging mapusok ang halik nito at nagsimulang gumapang ang mga labi. At ang isang kamay nito na nakayakap sa kanyang bewang ay lalo pang humapit sa kanya palapit samantalang nagsimulang maglakbay ang isa pang kamay nito sa kanyang hita at paakyat pa. But she felt numb and unaware of Paolo's advances. Parang napagkit sa pagkakatutok ang kanyang mga mata sa entablado. Sa dalagitang ngayon ay hindi na nag-iisa at may kasama ng lalaki. At sa bawat kilos sa mga to na nagpapahayag ng kung ano-ano pa ang nakatakdang mangyari. The couple engaged in a sexual foreplay. Now positioned themselves for the act. Lalo lumakas ang iyawan ng mga nanonood na maging isa ang dalawang katawan. Parang gustong bumaliktad ng sikmura ni Destined. Paano nasisiyahan ng mga taong to sa ganong kalaswang akto? Hindi na niya natagalan ang eksena at takmang tatayo siya nang pigilan siya ng nobyo. Hey, what's wrong? Tanong nito habang patuloy ang paghalik sa kanyang liig. Parang nun lamang siya nagising sa kanyang pagkakatulog. Nun lamang niya namalayan ang pananamantala nito. Ayoko na dito. Aalis na ako, Paolo. Galit na tinabig niya ang kamay nito na nakapatong sa kanyang hita. Bago sinabayan ang tayo. Mabilis itong nahawakan ng kanyang braso at pilit siyang hinila paupo. Nagbumiglas siya. Ano ba? Hey, relax! Sandaling naagaw ang pagwawala niya ng pansin ng mga kaibigan nito. Naggalit ang mga bagaang ng binata at nasa mukha nito ang labis na pagkapikon. Hayaan mo na yung girlfriend mo, Pao! Killjoy naman yan eh! Natatawang sabi ni Eric. Tinignan niya to ng malalim at matalim bago tuloy ang lumakad palayo sa mesa ng mga to. Diretso at may pagmamadaling tinungo niya ang pinto palabas ng bar. Ngunit, ilang hakbang na lamang ang layo niya, ay bigla tong bumukas. Walang kikilos. NBI. Raid ito. Chapter 2. Muling dumapa si Destin at isinubsob ang mukha sa unan. Maliban niyang matagal na palang under surveillance ng NBI ang bar na yon dahil sa hinihinalang live sex act na pinalalabas ng may-ari at maliban rin niya na yun ang gabing iri-raid ang mga ahente nito ang naturang club. Mabuti na lamang at kasama sa raiding team ay ang kanyang ninong na isang hepe ng pulisya. Nakilala siya nito kaya hindi na siya nasama pa sa mga taong nadala sa presinto. Yun nga lang, tinawagan nito ang kanyang mga magulang. Umungol siya at nanggigigil na tinakip ang isang unan sa ulo. Samantala, nasa sala pa rin ang nag-uusap ng mga mag-asawa. Don't you think you've been too hard on your daughter, Rolando? Eh, anong gusto mong gawin ko? Tawanan lang ang ginawa ng anak mo? At umasang parang baliwala lang ang lahat? My God! Kailan pa siya natuto na pumasok sa isang toruhan? Anong susunod nating malalaman? Naggumagamit na rin siya ng droga? Puro na pangunawang nilapita ni Lolita ang kabiyak na nakaupo pa rin sa stool sa minibar. Masuyo nitong hinawakan sa braso ang lalaki at bumaling naman paharap dito. I know why you're angry, dear. She gently patted her husband's cheek. Nagagalit ka dahil natakot ka sa maaring kinahinat na ni Destin sa lugar na yun. Bumuntong hininga si Rolando at naiiling na tumitig sa kawalan. Kung minsan, iniisip kong kasalanan ko kung bakit lumaki siyang niwala man lang sense of responsibility. Have I spoiled her too much? You only love her too much, dear. At walang masama doon. Hindi mo siya kailanman pinabayaan. And I'm really proud and thankful that you are her father. Muli itong bumuntong hininga. What am I going to do with her, Lolita? 22 anyos na siya. Ngunit hanggang ngayon hindi pa rin niya alam kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Tinitigan ng ginang asawa. Wala rin itong maapuhap na sabihin. She needs a man to tame her. Put some sense into her stubborn head.
Rolando, huwag mong sabihin. Dapat ko na sigurong tuparin ang kasunduan namin ni Joven. Pero, may pag-aalilangan tutol ni Lolita. Hindi kaya mas lalo lamang magre-rebelde si Destin kapag nalaman ang binabalak mo. Tuluyan ko na siyang itatakwil kapag ginawa niya yon. And besides, walang lakas ng loob yung anak mo na magrebelde dahil alam niyang hindi siya mabubuhay nang walang pera. Rolando! I'm sorry, Lolita. Tumungga at tumuli ng alak. Ayoko rin naman gawin to. Kung hindi lamang ganyan ang ugali ni Destin. I would rather choose to fate to run her usual course. Pero wala na akong choice. We're not getting any younger. At gusto ko na makitang nasa maayos at ligtas na kalagayan ng anak natin bago man lang tayo mawala sa mundong to. And given her poor taste in men, mas pipiliin ko ng anak ni Joven. Rolando, please think this over. I've known Andres as a child at alam kong napalaki siya ng maayos si Joven at Almira. At wala akong tutol kung siya man ang makatuloyan ng anak natin. Pero mali na pangunahan natin ang kani-kanilang damdamin. You may have made that ridiculous agreement with Joven way back. Pero hindi kayo ang magpapakasal. The kids really know each other. Paano ka nakatitiyak na papayag ang mga bata sa gusto ninyo? Trust me, dear. Alam kong papayag si Andres na pakasalan ng anak mo. Tinitigan ng doon ang kabiyak. Sana maintindihan mo ako, mahal ko. I just want to see Destin with someone I could trust. Naunawa naman kita, Rolando. Pero sa tingin mo ba, papahayag si Destin sa gusto mo mangyari? Pero sa nalabuhay din niya ang pakikialaman mo. Wala siyang choice. Matigas sa payag ni Rolando. It was Lolita's turn to let out a troubled sigh. Arrange marriage for Destin? Ngunit iyon lamang ang pinakamabuting paraan upang hindi tuloy ang mapawariwara ang kanilang anak. Samantala, nagising si Destin isang umaga na naabutang may mga bisita ang mga magulang. Isang linggo na mula nang ikulong siya ng kanyang ama sa mansyon at hanggang ngayon, hindi pa rin siya nito pinapayagan lumabas ng walang kasamang chaperon. Inip na siya. Oh, there you are! Masayang bati ng kanyang ina nang maabutan siya nito na umiinom ng kape sa komidor. Pinuntahan kita sa silid mo dahil pinagigising ka na ng daddy mo. Mabuti naman kising ka na, anak. Halika. Lumapit siya sa kanya at hinila siya patayo. Gustong gusto ka nang makita ng ninong at ninang mo. Inaka siya ni Lolita papasok sa study. Sa loob ay nadatnan niyang masaya na nagtatawanan ng kanyang ama at ang dalawang bisita. Sandaling tumahimik ang mga to nang makita siya. Ang babaeng sa tansya niya ay kaedad lamang ng kanyang ina at unang lumapit at yumakap sa kanya. My God! Look at you! Dalagang-dalaga ka na! Bulalas ito. Siya na ba ang inaanak namin, pare? Abay, pagkaganda nga! Ano matandang lalaki na lumapit din sa kanya? Nginitian niya ang dalawang panauhin bago nagtatanong ang mga matang tumingin sa kanyang ama. Siya nga pala, Destin. I want you to meet your ninong Joven and ninong Almira. Pakilala nito sa mga bisita. Kumusta po kayo? Mabuti naman, iha. Tumuntua kami dahil finally, after so many years, nakilala ka na rin namin. You were just a baby when we left. Oo nga, Destin. Joven said, fondly using her nickname. Tiyak ko na matutuwa si Andres kapag nakita ka. If there was someone who misses you so much, siya yun. Natatawang pahayag pa nito. Alanganin ng ngiting isinukli niya dahil hindi naman pamilyar sa kanya ang pangalang binanggit nito. Ah, kumpare, kailan nga pala ang uwi ng binata mo? Tanong ng daddy niya. A week from now? Just in time para mapag-usapan ng kasal ng mga bata. Makahulugan naman siyang tinitigan ng kanyang ninong. Itatanong sana niya kung sino ang ikakasal
ngunit naunahan siya ng kanyang ama. Siya nga pala, nakahanda na siguro ang pagkain. Why don't we have an early lunch? Total, malapit na rin mag-alas 11. Sinang-ayunan naman ng lahat ang sinabi nito. Lunch went on smoothly and gaily. At dahil matagal ding hindi nagkita, para mga batang hindi matapos-tapos ang kwentuhan ng matatanda. Natutuwang nakinig namang si Destin sa biruan ng mga to. Mag-aalas 12 na magpaalam ang kanilang mga bisita. Nangako ang mga tong babalik muli kapag nakauwi na ang kinakapatid niya na si Andres. Na makaalis ang kanilang mga panauhin, tinawag siya ng kanyang daddy at pinasunod pabalik sa study. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ano kaya mahalagang bagay ang pag-uusapan nila? Baka naman napatawad na niya ako at hindi na ako grounded. Biglang gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi sa kaisipang yun. May pagmamadaling sinunod agad siya sa magulang. Siguro, nabigla ka na makita ang ninong at ninang mo. Panimula ni Rolando na makaupo na siya sa set. Matalik kami magkaibigan ng ninong Joven mo. Higit pa sa magkapatid ang turingan namin. Nanatili siya nakikinig sa ama. You are only a year old, iha. Na magdesisyon sila na manirahan na sa Canada. At ngayon na lamang sila muling umuwi dito. Tumangot-tango pa siya habang nagkukwento to. Alam ko na istranghero sila para sa'yo. Lalo na ang kinakapatid mo na si Andres. Ngunit ngayon pa lamang, gusto kong sarayin mo ng sarili mo sa presence nila. They will be part of our family soon. Makulog ang sabi ng matanda at biglang kinabahan si Destin sa tono ng pananalita nito. Your ninong Joven will call us kapag confirm na ang flight ni Andres pauwi dito. Ikaw ang susundo sa kanya sa airport. We'll give you a week or two to get acquainted with each other. At pagkatapos nun, pag-uusapan na namin ang pagpapakasal ninyo. She stared wide-eyed at her father. Sa pag-aakalang nagbibiru lamang ito ay humagikik siya. Si daddy naman? Ano bang klaseng biru yan? Nakita mo bang tumatawa ako? Tugon nito sa seryoso na tinig at tumingin sa kanya. Parang nun lamang narehistro sa kanyang kamalayan ang sinabi ng ama at nakadama siya ng panik. Daddy, you can't be serious? Ngunit, nanatili lamang itong nakatingin ng matiim sa kanya. Nang balingan niya ang kanyang ina, ay hindi ito makatingin ng diretsyo sa kanya. I can't believe this. Hindi makapaniwalang napatayo siya at napalakad-lakad. I can't believe this. Sit down, Destin. Hinarap ng dalaga si Rolando. Look, Dad. I know I lied to you. Niloko kita at sinuway. And I'm really sorry. But don't you think this punishment is too much? Ipapakasal mo ako sa isang lalaking hindi ko pa nakita ng tanang buhay ko? I'm doing this not because I'm punishing you. I'm doing this for your own good. Kalmanting sagot nito. Marami na ako nabasang ganyan, Daddy. Destin, please listen to your father first. Mahinang saway naman ni Lolita ngunit ayaw niyang makinig. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib sa sobrang tindi ng nararamdamang emosyon. No! Hindi ako pakakasal sa isang kusino lang! Mariintog niya. Hindi isang kusino lang si Andres Destined. Kahit pa, hindi ako pakakasal sa kanya. Fine. Nagulat siya sa naging sagot ng ama. Sumusuko na ba to? Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Pero hindi ako magsasabi niyan sa ninong mo. Ikaw ang kumuusap at magsabi sa kanila. What? Sa akala mo ba? Gusto kong ideya na magpapakasal ka kay Andres? Why? He deserves someone better than you. Hindi makapaniwalang napatitig siya rito. And there was disappointment in his eyes. Look at you. Ilang taon ka na ba? Hindi ka na bata and yet, niwala ka pa rin matinong magawa sa buhay.
Puros party, bar hopping at ang yan lang alam mong gawin. Matagal ka nang tapos sa pag-aaral, pero ni ayaw mo maghanap ng trabaho. You're immature and irresponsible. Napasalampak ng upo ang dalaga sa set at hindi niya magawang kontrahin ang mga sinabi nito. Hindi ko nga lubos maisip kung bakit gustong gusto ka ng ninong mo. Kung bakit pumayag si Andres gayong hindi nila alam lahat ng kalokohang kinasasangkutan mo. She eyed her father questioningly. Nagtataka ka? Hindi siya makasagot. Hindi ba? Isang ordinaryong babae? Destined isa kang Montilla? At ang mga katulad ng pamilya natin ang pinag-iinita ng media? If you haven't noticed yet. Puno ng sarkasmong pahayag nito. Nakagat niya ang pang-ibabang labi. Suddenly, her boldness left her at napayoko siya. Nung ipanganak ka, nangako kami ni Juven sa isa't isa na ipapakasal namin ang aming mga anak kapag dumating na ang tamang panahon. Somehow, your ninong Juven held me to that promise. Ngayon ko pinagsisisihan kung bakit ako pumayag sa kasunduan. Isang malaking kahiyan lamang ay dudulot natin sa kanila. Halata sa tinig nito ang pagkapiko at parang tinarakan ng isang patalim ang pakiramdam ni Destined. Nasasaktan siya dahil napakababa ng tingin ng ama sa kanya. Ngunit hindi niya magawang pasubalian ang lahat ng sinabi nito. She was everything he spoke of. Hindi na mabilang ang mga pagkakataon na binigyan niya ng ama ng sama ng loob ang kanyang mga magulang. Dahil sa kawalan niya ng direksyon sa buhay, wala siyang drive para maghanap ng trabaho. Ni wala siyang ambisyon. Lumilipas ang bawat araw niya sa piling ng mga kaibigan na kadalasan, nagiging dahilan pa ng kanyang muntik-muntika ng pagkapahamak. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari sa buhay niya. At aminado siyang isa siyang malaking disappointment para sa mga magulang. All of her growing years, her parents showered her with love and affection. Hindi rin nagkukulang ang mga ito sa pagpapaalala sa kanya. Ngunit sadyang hayatang matigas ang kanyang ulo. She felt the sting of unshed tears. Handa mo ng sarili mo. You and Andres will be married soon. But I can't marry him. May boyfriend na ako. Halos bulong na lang na lumabas sa bibig niya ang huling pangungusap. Sinabi lang niya na may kasintahan siya bilang katuwiran. Pero nakipaghiwalay na siya kay Paolo matapos ang insidente sa bar. At mula nang mag-grounded siya ng kanyang ama. Ipinagmamalaki mong boyfriend mo? That maniac is nothing but a pretty face and a heartache. Her father exclaimed. Gulat na napatingin siyang muli kay Rolando. He rarely used vulgar words. Ngunit na mga sandaling iyon ay wala tong pakialam maging bastos man. Ilang segundo rin na nakipagsukatan siya ng tingin dito. Ngunit hindi niya makayanan ang panguusig na nakita sa mga mata nito at muli siyang yumuko. You're being unfair, Daddy. Hindi ako ganun ka-responsable. She said in a trembling voice. She tried to reason out with her father. At baka sakaling maawat sa kanya. If you could just give me one more chance, Daddy. Then this is your chance. Putol nito. Patunayan mo sa magiging asawa mo at sa magiging biyanan mo na mali ang pagkakakilala ko sa'yo. Prove me wrong, Destined. May paghahamon ng tinig ng kanyang ama. Wala nang nagawa pa ang dalaga. She bolted out of the room and hurt and helpless. Nang makapasok sa kanyang silid ay hinayaan niyang dumali ang luha. Mali ka nang iniisip sa akin, Daddy. Muling daing ng kanyang puso. Patutunayan ko sa iyong mali ka. But could she sacrifice her freedom just to prove to her father that she can be a better person? Chapter 3. Destined? Tawag ni Lolita mula sa labas ng kwarto. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng ama, nagkulong na siya sa kanyang silid. Ni hindi siya sumalo sa mga to ng magapunan.
Narinig niyang muling tinawag ng ina ang kanyang pangalan, ngunit hindi pa rin siya sumagot. Sunod na narinig niya ay ang pagbukas ng pinto sa kanyang silid. Dumapa siya sa kama at itinakip ang isang unan sa ulo. She heard the sound of a tray being put down on the table. Pagkatapos ay naramdaman niyang umupo ang ginang sa tabi niya. Destin, I know you're still awake. Come on. Her mother patted her back gently. Hindi ka pa kumakain. Dinalan kita ng hapunan mo. Niluto ni Yaya ang paborito mong ulam. I'm not hungry. She mumbled from under her pillow. Destin. Bumulong naman at ito at bumuntong hininga. Alam ko nagtatampo ka sa daddy mo. Pero sana unawain mo kung bakit niya ginagawa to. He's just concerned about you and... Inihagis niyang una na nakatakip sa kanyang ulo at bumangon mula sa pagkakahiga at naupo sa gilid ng kama patalikod sa ina. He doesn't love me anymore. And he just wants to get rid of me. Hinaing niya na hindi maiwasang humigbi kaya naging pabulol ang pagsasalita niya. Mula na magkulong siya sa silid, wala na siyang ginawa kundi ang umiyak. At ngayon, nagbabanta na namang tumulo ang kanyang luha. Huwag mong sabihin niya, Destined. Malungkot na napabuntong hininga ang lalaga. I know he hates me. And I can't blame him. Hindi ko rin alam kung bakit ganito ako, Mommy. I never meant to hurt you both. God knows. I'm trying my best to be the perfect daughter that you can be proud of. Pero hindi ko talaga magawa. I'm such a failure. Anak! Lumipat ang pwesto ang ginang. Mupunta sa tabi niya at kinabig siya payakap. Isinandal niya ang ulo sa balikat nito. You don't have to be perfect para mahalin ka namin. We love you just as you are. Pero hindi ganun ang sinasabi ni Daddy. Your father didn't mean a lot of the things he said. At huwag mo ring isipin na wala siyang tiwala sa'yo. We trust you, Destin. Pero hindi ang klase ng mga taong sinasamahan mo. Admit it, baby. You're a poor judge of character. Masyadong madali para sa'yo ang magtiwala sa ibang tao. And unintentionally, that often leads you to trouble. We can always be here to protect you, Destin. At hindi rin sa lahat ng pagkakataon na suswertihin ka na makalusot sa anumang gulong kasasangkutan mo. And that's what scares us most, lalo na ang daddy mo. Inihiga siya ng ina sa kandungan nito at hinimas ang kanyang buhok. Ipinikit niya ang mga mata. Alam mo bang nung pinanganak ka? Niayaw umalis ang daddy mo sa bintana ng nursery room sa takot na baka mapabayaan ka ng mga nurses doon? She giggled at nagpatuloy si Lolita. And every night, when you were just a baby, hindi nakakalimutan ng daddy mo na kargahin ka bago siya matulog. Kahit pa pagod na pagod siya sa trabaho. Mas nauuna pa siyang magising para magtimpla ng gatas mo tuwing hating gabi. Oh, Mommy. Her heart ached and her voice trembled. Mas lalong tumitindi ang guilt na nararamdaman niya sa sarili. We love you so much, Destined. At kahit ilang ulit ka pa na gumawa ng kalokohan, hindi magbabago ang pagmamahal na yun. Bumangon siya at muling humarap sa ina. Lolita looked at her closely. I can't justify your father's decision. Pero alam kong kaya niya ginagawa ito. Dahil nais lamang niya na mapabuti ka. Please understand him, Destin. Maaring sa ngayon, hinapakahirap maunawaan ang dahilan niya. But in time, you will. Please trust your father. Pero hindi ko mahal si Andres, Mommy. Hindi ko pa nga siya kilala. You will have all the time in the world to get to know him. And if it's any consolation, he's really handsome. Panunok si Lito and she felt herself blush. Mommy! The older woman let out a giggle and framed her daughter's face with her hands. Hindi ka masamang anak, Destin. And we don't hate you. Ito naman palagi sa isip mo, ha? You're just confused and partly. Kasalanan din namin yun ng daddy mo. We have sheltered you and spoiled you for so long. At ngayong malaki ka na, nalilito ka naman kung saan direction ka susuding. You just need someone to show you the way, you baby. At si Andres yun?
Isang tango lamang isinagot ng kanyang ina bago siya muling niyakap. Sa isip ni Destin, alam niyang tama to. At gusto niyang magtiwala rito. Pero kahit na ano ang gawin niya ay hindi pa rin matanggap ng kanyang puso na nakatakda na siyang pakasal sa isang estranghero. "You're getting married?" Exagerado namang ulit ni Mimi. Nasulob sila ng game room ng bahay ng mga Montilla at bigla to natigil sa paglalaro ng PSP nang marinig ang sinabi niya. "And I hate it." "Pero bakit? Akala ko ba ayaw ng daddy mo kay Paolo? Bakit ngayon magpapakasal na kayo?" "Hindi naman si Paolo ang pakakasalan ko eh. Break na kami." Lalong nanlaki ang mga mata ng kaibigan. Basta na lamang nitong nilapag sa sahig ang nilalarong instrumento at kaagad na lumapit sa kanyang kinuupuan. Umesto to sa harapan niya. Destin rolled her eyes heavenward. Basta talaga chismis, walang titindi pa sa lukarit na babaeng to. "Aber, at sino naman ang malas sa lalaki?" Sumimangot siya sa tanong nito. "Andres Laksamana ang pangalan niya. Kinakapatid ko siya." "Andres Laksamana? I've never heard of the name. Hindi ko ata siya kilala." She let out a humorless laugh. "Well, pareho lang tayo. Hindi ko pa nga nakikita ang tao yun sa buong buhay ko." "Eh bakit ka pumayag na magpakasal sa kanya?" "I have no choice, Mimi." At sinimulan niyang ikwento sa kaibigan na naging pag-uusap nilang mag-ama. "Gosh!" Wala sa loob na nasabi nito nang matapos siya. "I never thought Tito Rolando would concede to an arranged marriage. What am I going to do, Mimi?" she asked in desperation. Naging dyan si Tandalaga at nangalumbaba. Tumingin to sa kisab may tumaktong nahulog sa isang madalim na pag-iisip. Ngunit nagawa lamang nitong mag-ibit balikat nang tumitig sa kanya makaraan ng ilang sandali. Destin groaned. "Well, look at the bright side." "There's no bright side. In 2 days, uuwi na ang Andres na yun and soon, isiset na ng mga magulang namin ng kasal. How can I marry him? Hindi ko nga siya boyfriend. And I don't even know him. And I'm definitely not in love with him." "Asus? Eh, para namang love ka dun sa mga naging boyfriends mo." Tinitigan niya ng matalim ang kausap at bumungis-ngis lamang ito. "So, when are you going to meet this Andres?" tanong nito at nangunot ang noon niya. "Anong we? Ang pinagsasabi mo dyan? Di ba sabi mo ikaw ang susundo sa kanya sa airport? Sasama ako! Kailangan ko ding makilala ang Andres na yan, oh." Lalo nagsalubong ang mga kilay niya. "At saka grounded ka pa rin, di ba? Hindi pa payag si Tito Rolando na umalis ka ng bahay na walang kasama. So I'm going to be your chaperone." Her friend Bubbly said at napasimangot siya. "Ano ka ba? Ang laki na nga ng problema ko. Pero imbes na makisimpatya ka, parang pusa ka pang hindi maihi dyan. Mas kinikilig ka pa yata sa akin. Kasalanan ko ba if I find this whole thing romantic?" Anitong ngumiti parang nakakaloko. "Ano naman ang romantic sa isang arranged marriage? Malay mo naman kasi, kapag nagkita kayo, eh bigla kayong tamaan ng pana ni Cupido. That could happen, you know." "Very unlikely." Sheesh, at pagkawan ay padabog na tumayo. "Oh Mimi, ano ba talaga dapat kong gawin? Mukhang wala ka na magagawa eh. Bakit hindi mo nalang sundin ang gusto ng daddy mo?" Muli siyang sumalampak ng upo at isinubsob ang ulo sa dalawang tuhod. "Gusto ko nang mamatay." "Magsusuicide ka? At paano mo gagawin yan, Aber? Iinom ako ng lason." "Yak, ang sama ng lasa nun. At saka ang pangit na magiging itsura mo kapag natuluyan ka. Luwit ang dila, saka puro bula ang bibig. Ngi." Her friend said comically. "Kung maglalasik ka naman ng pulso, masasaktan ka muna bago ka mamatay. Pwede rin magpasigasa ka na lang sa kotse mo." "Mimi!" Tumuwid siya ng pagkakaupo at tinignan ito ng masama. "What? Pwede ba magseryoso ka naman?" Si Tania. "Pero seryoso naman ako ah." Pangangatwira naman ni Mimi. Napahiga si Destin sa carpeted na sahig. Her friend could be impossible at times at kung minsan ay nagtataka siya
kung bakit nagkakaintindihan sila gayong mas madalas ay wala tong sense kausap. I'm helping you choose your options kung paano mo kikitlin ang sarili mong buhay. You're making fun of this whole thing. Eh kasi naman, napaka-exaggerated ng iniisip mo. May suicide-suicide ka pang nalalaman dyan. Eh ipis nga, di mo kayang patayin. Sarili mo pa kaya. She shielded her eyes with her arm. Well, for once, Mimi, made sense. Alam mo, gawin mo na lang kasi ang gusto ng daddy mo. Total naman, sabi mo nga, wala ka ng choice. Kung maglalayas ka naman, di ka rin mabubuhay ng mag-isa dahil wala kang alam na trabaho. At isa pa, wala ka rin naman tatakbuhan na hindi ka nila makikita. Again, Destined groaned. Bakas sa kanyang mukha ang pagsuko. Siguro nga ay kailangan na niya natanggapin ang kanyang kapalaran. Samantala, ang tagal naman. Anong oras ba talaga dating ng lalaking yun? Mag-iisang oras sa tayo na nakatayo rito. Reklamo ni Mimi. Naroon sila sa arrival area ng airport at kasalukuyang hinihintay ang pagdating ni Andres. Gaya ng sinabi nito, hindi daw pumayag na hindi sumama sa pagsundo sa kanyang fiancé. Ang sabi ni Ninong Joven, 10:30 ang dating ng flight niya. Baka na-delay lang. Matabang naman ang sagot ni Destin at mainit na ang uli niya. At pakiramdam niya ay nagmumukha na rin siyang tanga. Dahil sa tuwing may grupo ng taong lalabas ay tinataas niya ang hawak na maliit na cardboard na may nakasulat na pangalan nito. Nang 2 oras? Abay, kanina pa ako nagugutom. Eh, bakit sa akin ka nagre-reklamo? Naiinis naman na hinarap niya ang kaibigan at sininghalan. Ako ba ang piloto? Kasalanan ko ba na wala sa oras ng dating nila? At sa kasino ba kasi nagpilit sa iyo na samahan ako, ha? Hey, relax, hindi naman kita inaaway. Nakakapik ka na kasi eh. Muling singal niya at para naman siyang maamong tupa na nagsasalita. Sorry, Mimi said half-heartedly. She just rolled her eyes in irritation. Gusto na niyang maiyak sa sobrang inis. Halika na, tumalikod siya. Ha? Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Mimi. Sa mall, sa impyerno, kahit saan. Basta makaalis lang dito. Papiloso pang sagot niya. Mabilis ang ginawa niyang paglakad palabas ng arrival area habang nakasunod naman sa kanyang kaibigan. Eh, paano naman si Andres? Destin stopped in mid-stride and faced her friend furiously. Parang dito niya gustong ibuhos ang lahat ng inis niya. I don't care! She screamed at napatanga ang ilang tao na nasa paligid nila. Bahagya namang hinihinaan ng dalaga ang boses. I don't care about that man. Kung gusto niyang makarating sa amin, sumakay siya ng taxi. I'm sure may pamasahe naman siya. But right now, I really don't give a damn about him. Sinabayan niya yun ang talikod at wala nagawa si Mimi kundi ang sumunod na lamang sa kaibigan. Sa Mall of Asia sila nakarating. Nag-aya munang kumain si Mimi sa yellow ka bago sila naglibot. Bahagyang nabawasan ang inis si Destin dahil nalibang siya sa pag-window shopping. Ngunit, hindi malubos ang enjoyment nila dahil may isang tinig na umuusik sa kanya. Naisip niya si Andres and somehow she felt guilty. Hindi naman ito kasalanan kung masyadong naatrasado ang dating ng flight nito. Baka ngayon naghihintay na to ng sundo sa airport. Anang maliit na tinig sa kanyang isip. Pwede naman niyang tawagan ng papa niya. Pangangatwira naman niya sa isang nanguusig naman na tinig. And let your father find out that you actually left him at the airport? Biglang natapik ni Destin ang noo. Oo nga pala, nasa kanilang bahay ang mag-asawang laksamana. Kung sakaling magkakamaling tumawag si Andres sa ama nito, malalaman din ng kanyang daddy na wala siya sa airport. At tiyak niyang sesermon na naman siya nito. Tumingi siya sa relo. Mag-iisang oras pa lang naman silang naglilibot sa mall. Baka kalalapag lamang ng eroplanong sinakyan ng binata. Kung babalik sila doon, baka maabutan pa niya to. Bigla niyang hinanap ang kaibigan na iniwan niyang tumitingin ng pambabae na pabango. At nang makita ito, ay hinawakan niya kagad ng kamay nito at hinila palabas ng butik. Hey! Halika na, Mimi! Babalik tayo sa airport!
Ha? Bakit? Baka nandun na si Andres. Halos pabulong na wika niya. Akala ko ba wala ka ng pakalam sa lalaking yun? Well, I've changed my mind. Nakabalik sila ng airport after half an hour. Nalaman niyang hustong nakalas sila kanina nang lumapag ang eroplanong kinalululana ni Andres. Nilibot nila ang buong arrival area. Hawak ang cardboard na tinataas niya kanina. Ngunit sa malas, wala silang nakitang kaakma. Kahit kaunti sa inaakala nilang itsura nito. Pulis matatanda na nakita niya na naghihintay. Naghintay pa rin sila ng may ilang minuto sa pagbabaka sakaling makita ang binata. At nalulumong napaupo na lamang siya sa isang tabi. Paano na ngayon yan? Lagutan naman siya sa daddy niya. Ngunit may masigit na bumagabag sa kanya. Alam niyang ngayon na lamang uli umuwi ng Pilipinas si Andres. At siguradong hindi na nito kabisado ang mga pasikot-sikot para makarating sa bahay nila. Marami pa namang manluloko ngayon. Paano kung mapahamak ang binata? Oh my God! Huwag naman po sana! Pipingdasal niya. Hindi rin niya maintindihan kung bakit mas lamang ang pag-aalala niya sa kaligtasan nito kaysa sa galit ng ama na tiyak niyang sasalubong sa kanya pag-uwi. Nakaalis na siguro yun? Narinig niyang sabi ni Mimi. Siguro nga. Tumayo siya mula sa kinaupuan. Let's go, Mimi. Umuwi na lang tayo. Aya niya sa kaibigan. Chapter 4. Papunta na siya sa pinagpaparadahan niya ng kanyang kotse. Nauna siya kay Mimi. Dahil okupado ni Andres ang kanyang isipan, hindi niya napansin ang asul na Toyota Innova na tumutumbok sa dinadaanin niya. Destin! Look out! Hiyaw ni Mimi. Ngunit huli na, malapit na sa kanyang kotse. Para siyang naistatwa. Pinikit na lamang niya ang mga mata at hinintay na tumama sa kanyang katawan ng sasakyan. But it didn't happen. Nang magmulat siya ay nakita niyang gahibla na lang ang pagitan ng bumper niyon sa kanyang balakang. Miss, are you okay? Narinig niyang tanong ng lalaki bumaba mula sa passenger side ng kotse. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Ang mga mata ay humagod sa kabuuan niya sa paghahanap ng anumang napinsala sa kanya. She looked at his face, not really seeing him, and everything sank in. Doon lamang niya natantong muntik ng mga anibang kanyang buhay. Naramdaman niya ang biglang panlalambot ng kanyang tuhod. Hey, easy! He said in a steady, soothing voice. Naramdaman niya ang pagyakap nito sa kanyang balakang para alalayan siya at ang pag-iya nito sa kanya sa ligtas na bahagi ng parking lot. Inuupo siya dito sa likod ng isang nakaparadang pick-up. Destin, are you okay? Nag-aalala naman tanong ng kanyang kaibigan. Kasabay nitong lumapit ang driver ng Innova. O okay lang ba siya pare? Tanong ng driver. Katulad ng estranghero ay magandang lalaki rin ito. Just a few inches shorter than the first one. I think so. Wala naman siyang sugat or anything. Nabigla lang siguro siya't natakot. Sagot ang lalaking nakayaka pa rin sa kanya. Can you walk now? Wala bang masakit sa'yo? Muling baling ito sa kanya. Yes, I guess. Sagot niya nang muling makapagsalita. Unti-unting humulagpos ang pagkakayakap sa kanya ng lalaki. And strange, nang mawala ang init ng yakap nito ay sumisigaw ng pagtutol ang kanyang puso. Bakit kasi bigla ka nalang tumawid? Hindi mo ba narinig ang sigaw ko? Ano bang iniisip mo? Si Andres pa rin ba? Sunod-sunod naman na tanong ni Mimi. Aha. Bila ko napatingin siya sa kaibigan na parang ibang lingwahe ang sinabi nito. At nagkatingin na ng dalawang lalaki. Aha, miss. Baling kay Mimi ng lalaking umalalay sa kanya. Mas maganda siguro kung ihatid na namin kayo pa uwi. Kailangan makapagpahinga nito ang kaibigan mo. Sinabayan pa nito ng isang matamis na ngiti ang sinabi. Parang batang biglang nabaling ang atensyon ng dalaga sa estranghero. At parang nun lang nito namalayan ang presence ng dalawang nagagwapuhang lalaki sa kanilang tabi. Ay, oo nga pala.
Pardon, my manners. Nakalimutan ko na kayo. Ako nga pala si Mimi. At eto naman ang kaibigan ko na si Destined. May kalandi ang pagpapakilala ng babae. Nice meeting you, Mimi. Destined. Anong binatang Trevor. Ako nga pala si Makmak. Pagpapakilala nito at saka bumaling sa mas matangkad na binata. At eto naman si... We'd better get going. Namumutla pa rin si Destined. She needs some rest. Ihatid na namin kayo. Putol ng matangkad na lalaki sa sinabi ng nagpakilalang si Makmak. Isang makahulugan tingin ang binigin nito sa kaibigan. Kung gusto niyo sumakay na kayo sa likod ng Innova, ani Makmak. Pero may sarili kaming sasakyan, Destin said in a still trembling voice. O sige, kung gusto niyo convoy na lang tayo. Gusto lang naming matiyak na ligtas kayong makakauwi. O wag na, masyadong malaking abala na yun para sa inyo. We're going to be fine. Salamat na lang. She looked at the tall man who was carefully looking at her. She felt uncomfortable under his keen gaze. Halika na, Mimi. She tried to walk on her wobbly legs. Kumapit siya sa braso ng kaibigan upang hindi siya matumba. Kaagad na umalali ang matangkad na lalaki. Hindi na siya pumalag nang hawakan siya nito sa braso. Inihatid siya nito hanggang sa kanilang sasakyan. Na makaupo siya sa passenger side ay muli ito na nagtanong. Saan bang way niyo? Si Mimi naman ang sumagot. Sa Ayala Alabang kami. Tumingin muna ang binata kay Makmak. Tumango ito. I think my friend knows the way. Basta alalay lang ang pagdadrive. Kasunod niyo lang kami. Pero hindi na kailangan. But I insist. Pagpupumilit nito. Sige na, susunod na kami sa inyo. Isinara na nito ang pinto at bumalik na sa sariling sasakyan. Wala na gawa pa ang dalaga kundi ang tanawin na lamang ang papalayong anyo nito mula sa rearview mirror. Narinig niyang tumikim ang kaibigan. Nang lingunin niya to ay nakita niya ang nanunoksong anyo nito. Nagibit-balikat lamang ito nang titigan niya ang nang matalim. Inisert na nito ang kotse at kinawayan ang nasa likod na sasakyan. Minutes later, magkasunod nang binabagtas ang dalawang sasakyan ng Coastal Road. Inabot din sila ng halos isang oras bago narating ang mansyon ng mga Montilla sa Ayala Alabang Village. Na makapasok sa gate ang dalawang sasakyan, kaagad na bumaba ang binata at nagmamadaling inalalayan si Destin. Palabas ng kanyang sasakyan at papasok ng mansyon. Nagtataka may hinayaan na lamang niya to. Andres! Masayang bati ni Ninang Almira sa lalaking nakaalalay sa kanya. Andres? May pagtatakang tinitigan niya ang katabing binata. Hello, Ma! Lumapit sa ginang at yumakap. Lumabas na rin si Joven at ang kanyang mga magulang. Mabuti naman at nagkita kayo ni Destin. We were so worried. What took you so long? Tanong ni Lolita. Nagka-problema lang po yung flight na nasakyan ko. Na-delay kami ng dating. Paliwanag ni Andres. Well, ang mahalaga ay narito na kayo. Siya nga pala. Tita, Tito Rolando, kasama ko po si Makmak, yung kaibigan ko. I hope you don't mind. No, of course not. Welcome siya dito anytime, iho. Ang mabuti pa ay kumain na muna kayo. I'm sure that you're starving. Ang daddy niya nagsalita. Aakit na lang po muna ako sa room ko. Mami? Sabay-sabay naman na napatingin sa kanya ang lahat na parang nalang naalala ang presence niya. Her statement earned a questioning look from her parents. Medyo masakit lang po ang ulo ko. Iidlip lang muna po ako sandali. May pag-aalalang nilapitan siya ng kanyang ina. Hindi ka ba kumain, anak? Kumain naman po kami ni Mimi sa airport. Pagsisinungaling niya at sinulyapan niya ang kaibigan. At umayin naman ito sa sinabi niya. Ganun ba? Sige, pero magpapatid ako ng sandwich kay Yaya. Kainin mo muna bago ka uminom ng gamot. Okay? She nodded at sinulyapan niya ang ama. Sige na, iha. Nagpahinga ka muna. Malumani na sa question nito and she smiled at her godparents but avoided looking at the tall man standing beside them. Malalim na ang gabi. Hindi pa rin dalawin ang antok si Destin. At napapagod na siya sa kabibiling sa kanyang higaan.
It was very unusual for her dahil madikit lamang ang likod niya sa kama. Nakakatulog na siya kagad. Nainis na pinikit niya ng mariin ang mga mata. Ngunit lalo lamang naging malinaw sa kanyang paningin ang imahe ng lalaking bumabalisa sa kanya. The masculine physique, the intense dark brown eyes, the arrogant twist of his sensual lips as he smiles, and even the timbre of his sexy voice that sent shivers down her spine. Sa lahat ng mga lalaki na kahalubilin niya, isang lalaki lamang ang nagpadama sa kanya ng samot-saring damdamin na hindi pa niya nararamdaman sa tanong buhay niya. Damdaming ayaw niya na maramdaman. Not for Andres, anyway. Naiinis sa bumalik pa siya ng higa. Di sinasadyang napatingin siya sa dingding na pumapagitan sa kanyang silid at sa isa sa mga guest rooms kung saan ng mga oras sa yon alam niyang natutulog ang lalaking kanina pa niya iniisip. Isang malaking shock para sa kanya ang nangyaring revelasyon kanina. Habang kinakain ng guilt at pag-aalala ang kanyang puso ay wala siyang kamalay-malay. Nakasama na pala nila ang binatang hinihintay nila sa airport. And she felt humiliated by his deception. Ayaw na sana niyang bumaba para sumalo sa hapunan dahil alam niyang naroon pa rin si Andres at ang mga magulang nito. Ngunit alam niyang magtataka ang daddy niya kung hindi siya susunod. Sa buong hapunan ay tahimik lamang siya. Habang panay ang kwento ni Andres, wala nakapansin sa pagiging matamlay niya. Pagkatapos ng hapunan ay nagtuloy siya sa nanay upang pag-usapan ang kanilang kasal. Sumisigo na pagtutol ang buo niyang katauhan nang mapagkasundo ang isang buwan mula sa araw na yon ay idadaos ang kasal nila ni Andres. She searched his face for some trace of resistance. Pero ngingiti-ngiti lamang ang binata at para pang ang excited to sa kaalamang ikakasal na to, lalo siyang nalumo. Ang buong akala pa man din niya ay hindi to papayag na basa na lamang matali sa isang estranghera. Pagkatapos ng may isang oras pang pag-uusap, nagpaalam na ang kanyang ninong at ninang na babalik na sa hotel na tinutuluyan. Susunod sana si Andres na nagpa siyang makikitira muna sa mga magulang habang hindi pa nakakakita ng pad na malilipatan. Ngunit pinigil ito ng kanyang ina at tinimok na roon na lamang muna tumira. Bumuntong hininga ang dalaga bago padabog na bumangon. Isang malaking palaisipan sa kanya ang pagsangay ni Andres sa arranged marriage nila. Tila hindi yun isang big deal para sa binata. Samantalang siya ay gustong sumigaw sa pagpoprotesta. Naisip tuloy niya ang ilan sa mga posibleng dahilan nito. Pinigbantaan din kaya ito ng aalisin ng mana at itatakwil kapag hindi sumunod. Pero wala sa itsura ni Andres ang pagiging isang weakling. At ang daddy na rin niya ang nagsabing isang self-made man ang binata. At kayang-kaya nitong mabuhay ng mawalwan kahit walang suporta ang mga magulang. Ngunit napaka-imposible rin na may pagtingin na ito kaagad sa kanya. Napapagod na siya mag-isip. Maybe she needs a drink to calm her senses. Madilim na ang buong sala at tanging isang malamlam na ilaw na lamang ang nanatiling bukas at tumatanglaw sa pasilyong papunta sa kusina. Binuksan niya ang cupboard upang kunin ang lata ng Milo na alam niyang nakataguron. Lumilis pataas ang lilay ng oversized long sleeve pajama top na tanging suot niya on top of her cotton panties. Muntik ng maliglag ang hawak niya nang may marinig siyang pumito sa kanyang likuran. Galit na linilingon niya ang gumawa nito. Talaga bang hilig mo na ng mabastos? Hindi na siya nagtaka nang makita si Andres na pwedeng nakasandal sa gilid ng refrigerator. Kung papaano at kung gaano na to katagal na nakatayo doon, eh hindi niya alam. Pinasadaan siya nito ng tingin. Hindi kita binabastos. I'm just admiring you. You're very sexy and you know, you have all the curves that could drive a man crazy. He sexily drawled as he sized her up from head to feet, lingering a little longer on her breast. At parang kidlat, nakaagad niyang naramdaman ang init ng titig nito sa kanyang katawan. Bigla siya napayuko at maang na napatitig sa sarili. Her nipples were straining against the soft, thin fabric of her pajama top. Mabilis siyang naikrus sa mga braso sa dibdib dahil sa pagkapahiya. Bagay na umani ng isang malutong na halakhak mula sa lalaki. Pinigil ni Destin ang sariling sigurin ito at pagsasampalin. Sa halip, tumalikod siya at pinagpatuloy ang
kanyang pagtitimpla ng tsokolate. Ramdam niya nakatuon pa rin sa kanya ang mga mata nito. Hindi na lamang niya pinansin ng pangangalog ng kanyang tuhod at ang panginginig ng kanyang mga kamay. Binaliwala ang init na dumadalo sa kanyang buong katauhan. Nang matapos, ay binitbit niya ang mainit na puswelo at akma na sanang lalabas ang kusina kung hindi humarang ang binata sa daraanin niya. Pwede bang tumabig ka rin at paaraanin mo ako kung ayaw mong mabalian? Mag-usap muna tayo, Destin. Seryosong sabi nito at kinuha ang puswelo mula sa kanya. Ngunit dahil na rin sa inis ay muli niya itong inagaw. Tumilapo ng lahat ng laman niyon at bumuhos sa kanya. Impit siyang napasigaw nang maramdaman ang init sa kanyang dibdib hanggang sa bahagi ng puson. Maagap namang sumaklolo si Andres. Kumuha pa ng tipak ng yelo mula sa refrigerator at iniligay sa isang tabo na niligyan ng tubig. Kinuha rin nito ang isang malinis na towel at inilublob sa malamig na tubig. The next thing she knew, Andres was tearing her pajama and dabbing the cold towel on her breast, down to her navel. Nang matapos, ay kinuha nito ang burn ointment na nasa medicine cabinet. He applied a generous amount of the ointment on the affected skin with his fingers at bahagi na bawasan ang paghahapti ng bahaging nabalian. Ngunit kakaibang init naman ang naramdaman ni Tessin. She gasped out loud as he continued his gentle ministrations. She looked up into his dark brown eyes only to be shocked by the passion she saw in them. Kinabahan siya sa pagnanasang naaninag sa mga mata nito. Kaya kaagad niyang dinabig ang kamay nito na nakapatong sa gitna ng kanyang dibdib. Nanginginig ang mga daliring pinagsalikop na lamang niya ang napunit na pajama upang takpan ang kahubdan. Her eyes, all the while averting his face at natatakot siyang muling makita ang mga mata nito. Ang kaparehong pagnanasa na nararamdaman niya. I'm okay, she stammered. Then walked past him in hurried but uneasy steps. Destin! He called from behind. Bukas na lang tayo mag-usap, Andres. Hindi na niya hintay pa na muli tumagsalita at nagmamadali na siyang umalis at umakyat. Pabalik sa kanyang silid. Naiwan na katigaligalang binata. What did just happen? Maang na tanong ni Andres sa sarili. Maging siya man inabigla sa naging reaksyon ng kanyang katawan sa simpleng pagdadaiti ng kanilang mga balat. Mahirap baliwalain ang init ng pagnanasang nararamdaman niya. He could still feel the warmth of her soft flesh against his fingers and the thud of her heart against her chest. He wasn't the type that would be easily aroused by naked breast. Pero ng mga sandaling hawak niya ang dalaga at ang pagnanais na angkinin ito ng tanging bagay na nasa kanyang isip. Nalilitong kumuha siya ng isang lata ng beer sa refrigerator at naupo sa kitchen counter. Lumabas siya ng silid at bumaba sa kusina dahil inaatake siya ng jet lag at hindi makatulog. Ang akala niya ay tulog na ang dalaga. Kaya laking gulat niya nang makita itong nakatiyad. Her long, slender legs and the roundness of her buttocks bared for his perusal. He didn't mean to be rude. Hindi rin niya gustong asarin ito. But Destin's mere presence brings out his rowdy side. Sa tuwing makikita niya ang babae, wala siyang nais gawin kundi ang inisinto hanggang sa magkulay kabatis na ang buong mukha nito dahil sa galit. The sight of her raging eyes, the proud tilt of her chin and the angry pout of her lips seems to be a refreshing sight from his routine existence. Ilang oras pa lamang sila magkakilala. Ngunit nasasabik na siya sa mga susunod pa nilang engkwentro. Destin had a way of stimulating his senses. Humigpit na pagkakahawak niya sa lata ng beer. And stimulate, she did. Napangiti ang binata nang maalala kung paano niyang tinuyo ang bakas ng tsokolate sa dibdib nito. How his fingers almost touched the sensitive tips of her breast. He had seen her almost naked. Had touched one of her intimate parts and he longed to do it all over again. At hindi lamang mga kamay niya ang gusto niyang maglandas sa bahaging yun.
He also longed to taste her. Ano nga nang gagawin mo? Babalian mo ulit siya ng tsokolate? Paninerbo ng matinong bahagi ng isip niya. Muli siyang tumungga ng beer. Mainit pa rin ang kanyang pakiramdam. Init na hindi dulot ng panahon kundi ng dalagang nakatakda niyang pakasalan ilang linggo mula ngayon. Init na sigurado niyang nararamdaman din ito. Ngunit hindi tamang samantalahin niya ang kahinaan nito. Dahil alam niyang kasusuklaban siya ng dalaga pagkatapos. At hindi niya gugustuhing mangyari yun. Destin meant more to him than just his arranged bride. Tanging siya lamang ang nakakaalam kung gaano kalalim ang damdaming iniingatan niya para rito. But could he tame the wild vixen that captured not only his heart, but his soul as well? Chapter 5. Maaga nagising si Destin kinabukasan. Ngunit hindi siya kagad bumaba upang mag-almusal. Kinakabahan siyang hindi niya mawari at nahihiya rin siyang makita si Andres. Pumasok siya sa banyo upang mag-shower. Habang sinasabon ang sarili, hindi niya mapigilang salatin ang bahagi ng kanyang dibdib na nabanlian ng mainit na tsokolate ng nakaraang gabi. Thanks to Andres at hindi ganang grabe ang naging pinsala ng aksidente sa kanyang balat. Wala na siyang maramdamang hapdi at bahagya na lamang ang pamumula niyon. Pinamulahan siya ng pisngi nang maalala kung paano naglanda sa dibdib niya ang mga daliri ng binata. Habang nilaligyan nito ng ointment ang bahaging napaso. Na mga oras na yon ay hindi pangahapdi ang nararamdaman niya, kundi isang kakaibang init. Init na naglandas mula sa kanyang dibdib hanggang sa puson. Init na alam niyang hatid ng mabining haplos sa mga daliri nito. And the pleasures of his touch made her want to beg him to touch and feel her all over again. Tinabig niya ang kamay nito dahil hindi na niya gustong tinatakbo ng kanyang isip. At na-alarman na siya sa nararamdamang pagnanasa. Bigla niyang binuksan ng dutsa at itinapat ang sarili sa ilalim niyon. She was feeling the same heat that she felt last night and just by remembering what happened. Ano ba talaga nangyayari sa kanya? Had she grown wanton overnight? Mabilis at tinapos niya ang paliligo. Nalaman niya mula sa yaya niya na nasa lanay ang kanyang ina at nag-aalmusal. Pinuntahan niya ito ngunit nang makitang kasalo nito si Andres, hindi na siya lumapit. Sa halip, dumiretso siya sa game room at doon nagpahatid ng pagkain. Nakita ng binata ang pagtatalili si Destin, kaya magalang siyang nagpaalam sa ginang upang sundan ito. Pagpasok sa loob ng bahay ay nakita niya ang isang katulong na may bit-bit na tray ng pagkain. Nang malaman kung para kanino yon, kinuha niya ang tray at inutusan itong bumalik na sa kung anumang ginagawa. Samantalang kontentong nakaupo lamang sa pasimano ng French window ang dalaga. Habang nakikinig ng paborito niyang kanta, wala siya sa mood para maglaro ng video games o manood ng pelikula. Nais lamang niyang palipasan doon ng oras at iwasan si Andres. Narinig niyang bumukas ang pinto, ngunit hindi niya nilingon ang pumasok. Pakibato na lang po yung tray sa mesa, utos niya sa inaakalang katulong. Narinig niyang sinunod naman nito ang sinabi niya. And then she heard the door being closed at hindi pa rin siya lumingon. Masamang pinaghihintay ang pagkain, Destin. Anang ba rito nung tinig na gumalantang sa kanya? At muntik na siyang maliglag sa kinuupuan at otomatiko ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Para ka na namang nakakita ng multo. Tumawa si Andres. I know I haven't slept well pero hindi naman siguro ganun kasama ang itsura ko para matakot ka sa akin. Biro pa nito. Bakit ka pumasok dito? Tanong niya ngunit sa halip na sumagot ay lumapit ito sa stacks ng mga video games. Crash Bandicoot, favorite ko to. Parang batang bulalas ito. Gusto mo maglaro? Bakit kasi pumasok ka dito? Singal niya at sandali itong natigilan at tumitigsal na lamang sa kanya. Ibinaba muna nito ang hawak na CD bago siya muling hinarap. Well, sa pagkakatanda ko, sinabi sa akin ng mga magulang mo na huwag akong umakatong parang bisita. Naariin kong parang akin na rin ang bahay na to. I didn't know na
Restricted pala sa akin ang silid na to. Nakadaba naman siya ng guilt. I'm sorry. She paused for a moment to look at his smiling face. Muli nagrigudo ng puso niya. Pwede kang magstay dito kung gusto mo. Sige, at lalabas na muna ako. Hindi malaman ni Destin kung paano makakalabas ng silid na hindi dumadaan sa tabi nito. Nakaharang sa kanan niya ang mahabang sofa at nakatayo naman na binata sa tabi ng si Jirak na nasa kaliwa. At dahil malaki tong tao, kapirasong espasyo na lamang natitira na pwede niyang daanan. Makikiraan. Aniya, ngunit sa pagkabigla niya, ay hinawakan ito ang kanyang braso and push her not so gentle on the couch. Ano ba? Asik niya na muli sanang tatayo, ngunit naunahan siya ng nagbabantang titig ni Andres. Sit down, Destin. Kailangan natin mag-usap. Utos ito habang hinihila ang pang-iisahang sofa palipit sa kinuupuan niya. Nang maupo ito, halos magdikit na ang kanilang mga tuhod. And she felt trapped, lalo lalang nang dumukwang ito. Bakit mo ko iniiwasan, Destin? Gosh, his presence was disturbing enough when he's teasing. Ngunit mas intimidating pala ang dating nito ngayong seryoso. At ang pasaway na puso niya, wala lang namang tigil sa malakas sa pagtibok. She tried to fake a laugh. Walang dahilan para iwasan kita. Nabubulol na sigot niya at kulang na lamang, ibaon niya ang likod sa sandalan upang palubigin ang espasyo sa pagitan ng kanilang mga katawan. Sandaling tinitigan ng binata ang kanyang mukha na parang tinatantya ang katotohanan ng sinabi niya. You're not a very convincing liar, honey. He grinned and the way he drawled out the endearment made her suck in breath. And to her dismay, naramdaman niya ang pag-iinit na magkabila niyang pisngi. Tell me, iniiwasan mo ba ako dahil galit kasi hindi ko pagsasabi kung sino ako nung nasa airport tayo? O iniiwasan mo ako dahil sa nangyari sa atin kagabi? Aha, wala akong pakialam. Nagpakilala ka ba ng maayos sa akin o hindi? I didn't expect to see you after that, so frankly, I don't care. At tungkol naman dun sa huli, hindi ko alam ang sinasabi mo. Really? Lalong lumapad ang pagkakangiti nito. Gusto mo ba? Isa-isahin ko in precise details ang nangyari sa pagitan natin kagabi? Nanunoks ang tanong nito. It was very obvious that he was enjoying her discomfort. Bigla ay nakadama naman siya ng galit. Wala tong karapatang ilagay siya sa ganung sitwasyon. Mabilis siyang tumayo, nanginginig ang buo niyang katawan sa galit. Kung nakakapaglabas lamang ng apoy ang naniningkit niyang mga mata, baka kanina pa naging abo sa harapan niyang binata. For your information, mister, baliwala lang sa akin ang nangyari kagabi. It was an accident and I don't give a damn about it. Why do I find that hard to believe? Isipin mo kung anong gusto mong isipin. Tadal naman, sadya ng maraming utak mo. I don't know if arrogance runs in your family. Hindi ko naman kinakitaan ang kayabangan ng mga magulang mo. But then again, maybe you're an odd lot. She angrily replied, hoping that her brave front could shatter his bravado even just a bit. Pero sa pagkakabigla niya, tumawa lamang ang binata. His deep powerful voice echoed across the room. At lalo nadagdagan ng inis ng dalaga. Andres lazily stood up. His towering figure dwarfed her small form. Hindi ko alam na mayabang pala ang tingin mo sa akin. Well, honestly, I can't blame you. Ang sarap mo naman kasing inisin. You look so cute when you're angry. And the way your lips pout, it makes me want to kiss you senseless. Hindi niya inaasahan ang sinabi nito. Just like right now. At lalong hindi niya inaasahan ang sunod na ginawa nito. He cupped her face and traced the fullness of her lips with his thumb. And when his face went down, she could only close her eyes and savor the sweetness of his warm lips on hers. Andres was equally shocked by the sensation. Hindi niya nais na halikan ng dalaga. Ngunit hindi niya magawang pigilan ng sarili.
Marami na siyang babaeng hinalikan. Ngunit kakaiba ang epekto ng mga labi nito sa buong katauhan niya. She's innocent. He was sure of that. But he could also feel the wildness and her uncontrolled hunger for more than just a simple kiss. The same hunger that ignored inside him. It took every ounce of his self-control to break the kiss. At narinig yung umungol si Destin nang maghiwalay ang mga labi niya. I hate to end this, honey. Pero baka mapasukan tayo ng mami mo? Humihigil na paliwanag niya at hindi pa rin magawang pakawala ng mukha ng babae. Para namang bigla itong natauhan. Nagmulat ito ng mga mata at kaagad siyang itinulak. At dahil hindi niya inaasahan ang ginawa nito, hindi niya nakontrol ang pagbagsak ng katawan sa sofa. Mabilis itong tumalidis palabas ang silid. Ngunit bago pa nito mahawakan ang seretura ay nahawakan na niya ang braso nito. Destin, please! Bitawan mo ko! No! Ngunit patuloy sa pagpupumiglas ang dalaga. Pilit itong kinakalas ang pagkakahawak niya sa braso. Para mapigilan ang pagwawala nito ay napilitan siyang hawakan ng isa pang braso nito. Will you please relax and listen to me? Bulyaw niya. Sadaling natahimik ito. And her white eyes stared at him in astonishment. Wala tayong dapat pag-usapan. She snapped. At lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak nito. She winced at sinasaktan mo na ako. Kung pipirmi ka lang at makikinig sa akin, papakawalan kita. Bahagyan ng luwagan niya ang pagkakahawak dito pero hindi pa rin niya ito binitawan. Ikakasal na tayo, Destin. Whether you like it or not, magiging mag-asawa tayo ilang linggo mula ngayon. Kaya tinihingi ko ang kooperasyon mo. I know this isn't your romantic idea of a marriage, but I want to make this relationship work. Relationship? She mocked. Sa pagkakatanda ko, wala tayong anumang relasyon, mister. Oo, ikakasal tayo. Pero wala tayong anumang relasyon. It's just a piece of paper that I will have to sign and nothing more. Naramdaman ni Destin ang pagkalas sa mga kamay ni Andres sa mga braso niya. May naninaw siyang hinanakit sa mga mata nito. Ngunit kaagad din itong naitago yun. Yun lang ba talaga ang tingin mo sa magiging kasal natin? Isang piraso ng papel na pipirmahan mo? Wala siyang maapuhap na sagot. Bakit may nahihimigan siyang pagdaramdam sa tinig nito? O guni-guni lamang niya yun? Humaligap-kip ito at tiningnan siya ng matalim. Ni hindi niya magawang tumingin ng tuwid dito. I intend to claim my right as your husband, Destin. Gusto kong itanim mo yan sa isip mo. You will have to force me to do that. He sneered. Oh, I doubt if I have to force you into doing anything, honey. Muli nito biniglandas ang isang daliri sa kanyang pisngi and she involuntarily gasped. See? A simple touch affects you that much? Paano pa kaya yung nangyari sa ating kagabi? I've touched you where I shouldn't, Destin. At hindi yun baliwala lang. And what about the kiss we've shared a while ago? His finger now traced the fullness of her lips. Kung ginusto ko lang, I'm sure I can have you here and now. Tinabig naman niya ang kamay nito. You're the most conceited man I've ever met. Hindi naman naapektuhan ng binata at nagkibit-balikat lamang to at pinamulsa ang dalawang kamay. Bumaba ang mukha nito malapit sa tenga niya. And you're the worst liar I've ever met, honey. He whispered, his voice with a hint of sexiness enough to turn any woman on. Admit it, Destin. There are sparks flying between us. You're already branded. At kahit libong beses mo mang ikaila sa lahat ng tao at sa sarili mo, alam kong nararamdaman mo rin ang atraksyong nararamdaman ko. The feeling is mutual, honey. There's no use of denying it. Sarili mo lang ang niloloko mo. Nangigigil at tinitigan na lamang niya ang binata. Hindi niya magawang pabulaanan ang sinabi nito. Umatras ito upang hayaan siya na makalabas ng pinto. You're right. I'm not in the habit of forcing any woman into my bed.
Pagbibigyan kita. Pero siguraduhin mo na lang na kaya mong panindigan ang lahat ng sinabi mo. Puno ng kumpiyansa ang sabi nito at nakatitig lamang ta sa kanya. Naghihintay ng susunod na gagawin niya. Tumaas bumaba ang dibdib niya sa tindi ng inis na nararamdaman. Ngunit pakiramdam niya ay wala siyang sapat na lakas para labanan ito. Hurriedly, she left the room at hindi niya nakita ang matabang ng ngiti na sumili sa mga labi nito. Nangihinang isinandal naman ni Destin ang sarili sa nakapinid na pinto sa kanyang silid. Doon siya nagmamadaling tumuloy pagkagaling niya sa game room. Di naman niya ang kumakabog pa rin dibdib at napapikit ng maramdaman ng malakas sa tibok niyon. Nainis na siya sa sarili. Walang dahilan para maapektuhan siya ng ganun ng dahil lamang sa presence ni Andres. Ngunit bakit ba sa tuwi nang magkakalapit sila, nawawalan siya ng kontrol sa kanyang mga emosyon? Padabog na umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Unconsciously, she touched a finger on her still bruised lips. At hanggang ngayon ay dama pa rin niya ang init na mga labi ng binataron. And she could not help but shiver at the thought that he had claimed her mouth for a flaming kiss just minutes ago. At kung hindi lamang sa paghinto nito, malamang higit pa rin ang namagitan sa kanila. Bakit ba hinayaan niyang pagsamantalahan nito ang kahinaan niya? Katulad din ang ginawa nito nang nagdaang gabi. Hindi kanya pinagsamantalahan. Nangyari ang mga nangyari dahil hindi mo pinigilan. Dahil ginusto mo rin. Napaungol siya at pabagsak na inihiga ang katawan sa kama. You're already branded. Paulit-ulit na umaningaw-ngaw sa kanya ang sinabi ni Andres. He was right. He had already put his mark on her from the very first day that they've met. At hindi baliwala lamang sa kanya ang mga nangyari sa pagitan nila. Andres awakened the woman in her. Pinukaw nito ang kanyang sensualidad. Bagay na hindi nagawa ng mga naging boyfriends niya. She had been kissed before. Pero wala siyang naramdamang init. Walang excitement. Walang buhay. At inakala pa niyang cold and frigid siya kaya hindi niya magawang enjoy ang intimacy. But now, she found out that she was as impassioned as any other woman. All she needed was the right partner. Sino naman na may sabing kailangan ko siya? Hindi naman ako isang sex-starved teenager. Ngunit hindi rin niya magawang iwasan ang binata habang buhay kahit gustuhin man niya. Soon they would be living in the same roof and probably share the same bed. No, hindi ako papayag. Ipinagduldulan niya ang kasal nila ay isa lamang papel na mapipilitan siyang pirmahan. Ngunit magagawa pa ba niyang pangatawanan yun? Gayong sa tuwing magkakalapit lang sila ni Andres ay nabubuhay ang kakaibang init at pagnanasa sa kanyang kaibuturan. And he said attraction was mutual and that he desired her as much as he desired him. And he made it so obvious and very tempting. Chapter 6. It was the perfect July morning. Hindi gaano masakit sa balat ang sikat ng araw. Abala ang lahat ng tao sa paghahanda para sa kaganaping kasal sa maliwanag na bakuran ng ancestral house ng mga Montilla sa La Union. Halos mapuno na ng mga bisita ang covered patio na pagaganapan ng seremonya. Makikita rin ng ilang mga kawaksi na abala naman sa paghahanda ng mga pagkain para sa reception. It was a private garden wedding. Iyon ang napagkasunduan ng magkabilang panig. Both Rolando and Joven pulled some strings to keep the press away from the seduction. Pulos mga kaibigan at malalapit na kamag-anakan ng dalawang pamilya lamang ang imbitado. Sandaling tinanaw ni Destin ang lahat ng kaganapan mula sa bintana ng kanyang silid kung saan siya nakatigil hanggat hindi nag-uumpisa ang seremonya. Nakabihis na siya at naayusan na rin ng makeup artist na kinuha ng kanyang mommy. And she can't help but admire herself in front of the full-length mirror. Isang satin silk-off-shouldered white wedding gown na may mahabang train ang suot niya. Puff sleeves at empire cut ang bodice nito.
na bumagay sa hubog ng katawan niya. Her hair was put up in a neat twist, leaving some loose strands to frame her pretty face. She looked everything that a bride should be, flush, happy, and excited. And this was supposed to be an arranged marriage? Biglang nabura ang ngiti sa labi ng dalaga. Umupo siya sa stool na kaharap ng salamin. Hindi siya sangayon sa gaganaping kasal at hindi niya mahala ang lalaking pakakasalin niya. Yun ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit bakit kakaiba ang kanyang nararamdaman? Hindi siya dapat makadaba ng pagkasabik. Ngunit iyon ang nakikita sa kanyang mga mata. Ano na ba nangyayari sa kanya? It made no sense. Who says love made sense? Love? At bigla siyang napatayo. Could it be that she'd already fallen for Andres in just a short time? Oh my God! Again, she moaned. At paano nangyari yun? Love doesn't grow in an instant. There is no such thing as love at first sight. Love starts with friendship and nurtures as the friendship grows. Yun ang paniniwala niya. But passionate love is also destined. Inherit in every person and just lying dormant in one's heart until fate decides that it is the right time for one to meet the right person and fall. And the heart has its own mysterious way of finding its mate. And the moment it recognizes the same beat as its own, the same beat it had long been waiting for. Then love happens in a flick of a finger, regardless of time, manner, and distance. She groaned as realization sunk in. Paano na ngayon yan? How can she look at Andres without betraying her own feelings? She loves him. As impossible as it is, hindi niya yun kayang itatwa. But does he love her too? He desires her, yes. Pero malaki ang pinagkaiba ng physical attraction sa love. Paano kung hanggang doon lang ang kanyang kayang ibigay sa kanya ng binata? Hindi nito dapat malaman ang damdamin niya. Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Nakaharap pa rin siya sa salamin kaya nakita niya ang refleksyon ng kanyang ama noon nang pumasok ito ng silid. His face was beaming. Humarap siya rito at ngumiti. Daddy? Tawag niya ng mahalatang nakatitig lamang ito sa kanya. You look just like your mother when we were married. Oh God, you've grown so beautiful. Mangiyak-ngiyak na sabi nito. Where did my young princess go? Oh, Daddy. Inilahad ni Rolando ang dalawang kamay at malaya siya na nagpakulong sa mga bisig nito. I love you so much, baby. Whatever I said these past few days, I'm so sorry. Inilayo siya sandali ng ama and his eyes roam her face as if memorizing every mole, every line. I know that you don't agree to this marriage. Pero nagpapasalamat ako at hindi mo ako sinuway. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok niyang tumatabing sa kanyang mata. If there's anything that I can assure you, Andres is a good man at hindi kanya pababayaan. Sana bigyan mo siya ng pagkakataon. Bigyan ng pagkakataon ng sarili mong tanggapin siya and make your marriage work. I know, Daddy, and I will try. Muli siyang niyakap nito ng mahigpit at naghiwalay lamang sila nang pumasok sa silid ang kanyang ina. It's time, baby. Inihintay ka na nila. Nanito at nilapitan siya. Lolita covered her face. You'll make a wonderful wife for Andres. Katulad ng kanyang ama ay maluha-luha rin ito habang inaayos ang kanyang veil. We're very proud of you, destined. We love you so much. I love you too, Mommy. Daddy. Tumikim si Rolando. Ang mabuti pa, bumaba na tayo. I'm sure kanina pa naiinip ang ating groom. Mukhang excited at hindi na makapaghintay para sa honeymoon. Tukso pa nito at pinamulahan ng pisngi ang bride. Daddy! Nagtawanan lamang ang kanyang mga magulang. Nakapila na ang lahat ng kasama sa wedding entourage. Pasimpleng hinanap ng mga mata ni Destin ang kanyang groom. She saw a glimpse of Andres talking to his mother. Ilang linggo rin niya itong hindi nakita dahil limipat na ito sa nabili nitong condominium unit. And she didn't realize how much she missed him until now. The crowd became attentive when the wedding march played and the wedding procession began.
Nakita niyang pumwesto sa kanong bahagi ng makeshift altar ang lalaki katabi ng best man nito na si Makmak. And then it was her time to march. Habang naglalakad, hindi niya maalis ang paningin sa naghihintay niyang groom. He was so handsome in his wedding attire. The all-white three-piece suit was striking contrast to his tan complexion. At sigurado siya ng mga sandaling yun, ilang kababaihan na ang humiling na sana, sila ang nasa katayuan niya ngayon. Her heart overflowed with pride at ganun na ba niya kamahal ang magiging asawa? Hindi rin inaalis ang binata ang mga mata sa kanya. His smile was sincere and he looked very happy. Maybe this wasn't a bad idea after all. Naisip niya, baka nga may kinabukasan na magiging pagsasama nila. Andres met them in a mid-aisle. Malugod itong bumati sa kanyang mga magulang. Her parents kissed and hugged her and gave her to the groom. Her heart began its wild thudding when her hand came to hold his arm. That simple contact brought the familiar tingling sensation that she felt whenever he's near. Unconsciously, napahigpit ang hawak niya sa braso nito dahil nakaramdam siya ng pangangalog ng tuhod. Habang naglalakad, naramdaman niyang pumatong sa kanyang kamay ang isa pang palad nito. Nervous? She heard him whisper. Isang kiming tango lamang ang naisagot niya. He gave out a nervous laugh. Me too, he added. Napayuko siya at napangiti. Hindi lamang pala siya nakakaramdam ng ganun. Ilang sandali pa'y nasa harap na sila ng altar. Dearly beloved, we are gathered here today in the presence of these witnesses to join Andres and Destin in holy matrimony. The preacher's voice trailed off as Destin became unaware of anything and everything except the nearness of the man she will soon vow to love and to cherish till death do them part. You may now kiss the bride. Parang bigla siya na nagising sa mahabang pagkakatulog nang marinig ang masigawang palakpakan mula sa mga bisita. Hindi na niya namalayan, natapos na pala ang seremonya ng kasal nila. Hindi niya natandaan na sumagot siya ng I do. Kiss! Kiss! Parang chorus na tukso ng mga nanonood. Iniharap siya ni Andreas at itinaas ang belo na tumatabing sa kanyang mukha. For a moment, he just looked at her. His eyes mirrored the same intense yearning visible in her own. And then their lips met in a sweet, heartfelt kiss that left her knees buckling when it was over. Isang masigabong balakpakan ang sumalubong sa kanila. The reception went well. Her husband never left her side at palagi ring nakayakap sa kanya. Hindi niya maiwasang kiligin sa atensyon na pinapakita nito sa kanya. Nang matapos ang lahat at isa-isang umalis sa mga bisita, sandali rin ito na nagpaalam sa kanya. She went to her room to change into a casual dress. Mula roon, babiyahe sila patungo sa Baguio para sa kanilang honeymoon. Ipinagpaliban muna nila ang biyahe sa Europe dahil kasalukuyang nasa planning stage ang sisimulang negosyo ni Andres at nangangailangan ng buong atensyon nito. She can't wait to be alone with him. Kanina, buo na ang passion niya. Mahal niya ang asawa at gusto niyang gawing normal ang pagsasama nila. She is determined to enjoy every moment with him. Pagkatapos ay check sa huling pagkakataon ng mga gamit na dadalhin nila, bumaba na siya para hanapin ang asawa. Lumabas siya ng ancestral house at muling tinungo ang patio na pinagdausan ng seremonya kanina. Wala siya nakitang tao ron. Pabalik na siya sa loob nang makasalubong niya ang isang matangkad at sexing babae na anime modelo kung maglakad. Hello? Mataring na bati nito. You must be destined. Ako si Shaira. Patuloy nito habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Binubulong ng puso niya na ang babaeng kaharap ay hindi isang kaibigan. Ngunit, ataas ng kagandahang asal, ginantihan pa rin niya ang pagbati dito. Hello? Andres gave you a very nice wedding. Though frankly, I don't think you deserve it. Nanguuyam na sabi nito.
na hindi nawawala sa mukha nito ang nakakalokong ngiti. Nanatili naman si Destin sa kanyang kinatatayuan at tinaasan niya ng kilay ang babae. Well, I'm so sorry. It's just so sad that my husband doesn't seem to share your sentiments. She deliberately stressed the word husband. Well, that will put her in her place. Sandaling natulala ang kanyang kausap. Hindi marahil inaasahan ang tabang na ipinakita niya. Ngunit kaagad din ang nagbalik ang kumpiyansa nito sa sarili. My, you do have an attitude. Tama pala ang sinabi ni Andres. Lalo niya naman niyang tinaasan ng kilay ang karap. It's obvious that you don't know me. Patuloy nito. May magandang dahilan ba para kilalanin kita? Concerned lang kasi ako sa iyo. Dapat, kinikilala mo ang mga karibal mo. Ikaw rin, baka magulat ka na lang. Isang araw na wala na pala sa iyo ang asawa mo. At ikaw ang aago sa kanya, ganun ba? Sa kanyang pagkabigla ay tumawa ng malakas si Shaira. Hindi ko na kailangang agawin ang dati ng akin. Ako ang kasintahan niya at ako ang mahal niya. Now it was her turn to laugh. Pero ako ang pinakasalin niya. Ako ang nagdadala ng pangalan niya and that makes me one rank higher than you. Don't get too comfortable, Destin. Hindi porkit pinakasalan ka ni Andres, nakuha mo na siya. For your information, pinilit lang siya ng mga magulang niya na pakasalan ka. Nanggigigil na sagot nito. Funny, Andres doesn't appear to me as a weakling. Pero magkaganon man, hindi ko na siguro kasalanan yun. Dapat siguro sarili mo ang tanungin mo kung bakit mas ginusto ako ng mga magulang niya kaysa sayo. Why you? Nasa mukha ng dalaga na gusto na siyang sugurin nito. Namumula ang buong mukha nito at nalilisik ang mga mata sa galit. Destin maintained her stance. Hindi siya magpapakita ng kahinaan sa harap ng babaeng to. If you want to hit me, you'd better think twice. Nasa teritoryo kita. At hindi ako mangingiming patulan ka. Wala akong pakialam kung ano man ang naging relasyon niyo ng asawa ko. And about your threat na agawin mo si Andres? Go ahead. It's your choice. Pero iyon ay kung magagawa mo. Maramot akong tao, miss. Hindi ko basta-basta ipinihiram ang mahalagang pag-aari ko. And let me assure you na marunong ako mag-alaga. Alam ko kung paano iingatan ng sakin. Anyway, you put it, even if he loves you gaya ng pinigyayabang mo, you'll just be his mistress. Nothing more. She said in a controlled but powerful voice na nagpa-atras sa kanyang kalaban. At lihim siya na nagpunyagi. Masyadong patalas ang dila mo ah. Sana lang may kahinat na ng tapang mo. Anito naman ang makabawi. Hindi na niya pinansin si Shaira. Tinalikuran na lamang niya ito at nagpa siyang bumalik sa loob ng mansyon. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya nang muli tumagsalita. And oh, if you're looking for your husband, she even mimicked her tone a while ago. Better check the guest room. Doon ko siya iniwan after we... Alam mo na. Naikuyom naman ni Destin ng mga kamay ngunit ayaw na niyang patulan pa ang panginis nito. Nang makapasok sa loob ay tinungo niya ang guest room. Naroon niya ang kanyang asawa. Hubad-baro ito at tulog na tulog. Di niya may paliwanag ang sakit na nararamdaman. Mukhang inumpisahan na ni Andres ang honeymoon. Yun nga lang, nagpakasaya to sa ibang kandungan. Nakatayo si Destin sa veranda ng honeymoon suite na pinareserve ni Andres sa The Manor na matatagpuan sa premises ng Camp John Hay sa Baguio City. The magnificent view of the Cordillera mountain range and the neatly lined towering pines were relaxing, but not enough to calm her nerves. Hindi niya magawang i-appreciate ang kagandahang nasa harapan niya dahil sa samot-saring emosyon na nararamdaman niya. Enjoying the view? Andres embraced her from behind. Nagsimulang gumapang ang mga labi nito mula sa kanyang punong tenga pababa sa kanyang balikat. She could smell the sweet scent of the soap he used for his shower. Bigla ang pagsalakay na pananabik sa kanyang puso. Ngunit pinigilan niya ng kaalaman na
Nagpakasaya na to sa piling ni Shaira pagkatapos lamang ng kanilang kasal. Kinilos niya pagkakayakap ng mga braso nito sa kanyang bewang. Mabilis siyang lumakad papasok sa loob ng suite at naupo sa kama. At nagtatakang sumunod ito. "What's wrong?" naguguluhan tanong nito. "Kanina ko pa napapansing matamlay ka. Hindi ka naman ganyan kanina sa reception." "I'm tired, Andres. I just want to go to bed." Matabang na sagot niya. Gumuhit ang isang pilyong ngiti sa mga labi ng asawa. Lumuhit ito sa harapan niya at muli siyang niyakap. "Well, I'm tired too, but not too tired for this." Hinawakan ito ang kanyang ulo at hinilikan siya sa labi. He kissed her with more passion than before. His tongue explored, teased and played with her senses. His kiss was wild one instant and gentle the next. And she can't help but moan for more. And his hands were now doing their own exploration, touching her body for submission. Unti-unti nang nadadala si Destin sa ginagawa nito. Was this the way he made love to Shaira? At bigla siyang napadilat at kaagad na tinulak ang asawa palayo. Pagkabigla at pagkalito ang lumarawan sa mukha nito. "Destin, anong..." "Sinabi ko nung pagod ako. Mahirap bang intindihin yon?" "What? But this is our wedding night." "So? I don't care." He was momentarily stunned. "Ano ba nangyayari sa'yo?" She looked at him with contempt in her eyes. "Baka nakakalimutan mo hanggang papel lang ang kasal natin, Andres." Hindi makapaniwala naman na tinitigan nito ang asawa. Hindi niya magawang salubungin ang nagtatanong ng mga mata nito sa takot na baka ipagkanuloy siya ng tunay niyang nararamdaman. Kailangan maitaboy niya si Andres palayo. Hindi na niya tiyak kung kaya niyang kontrolin ang hinihingi ng kanyang katawan kung magtatangka itong hawakan siyang muli. "Or will you still resort to force para lang makuha ang gusto mo?" Sandaling hindi ito nakakibo. "Hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganito, Destin. A while ago, I thought..." He paused and looked at her. Hindi maikakaila sa itsura nito na nagpipigil lamang to na muli siyang agkan. She could still see the fires of desire in his dark brown eyes, could still feel the heat from his body. And for a moment, she was tempted to go to him and give in to what they both wanted. Ngunit tumalikod to at nagtungo sa veranda upang pahupain ang init na nararamdaman. Nang bumalik ito ay diretso nitong tinungo ang kanilang mga maleta at kumuha ng damit na maisusuot. Pinigil ni Destin ang sariling sundan ng tingin ng bawat kilos ito. She just stared on the mattress pretending not to care. "Sige na, matulog ka na." Anito nang matapos makapagbihis. Kinuha nito ang cellphone at ang wallet sa bedside table saka tinungo ang pinto. "Saan ka pupunta?" At hindi niya mapigil ang itanong. Ayaw man niya isadyang rumestro sa tinig niyang pag-aalala para dito. "I thought you don't care." Puno ng sarkasmong ganti nito. Wala siyang maapuhap na sabihin. Sandali nagtama ang kanilang mga mata. And then, he went out of their room, leaving her with the solitude she wanted. Nahiga siya sa kama at sinigap na huwag na itong isipin pa. Ngunit mga butil ng luha ang pumatak sa kanyang mga mata nang ipikit niya mga yon. Her heart was missing him all too soon, wishing his strong arms were there to give her warmth and cursing her stupid pride for ruining what could be the most precious night of her entire life. Chapter 7. Nagising siya kinabukasan sa ligas-las ng shower sa banyo. Alam niyang sa address iyon. Bumangon siya at di sinasadyang napabaling sa kalibang bahagi ng king-size bed na kinahigaan niya. Walang bakas na nahigaan ang bahaging yun ng kama. Sa natulog ang kanyang asawa? Ngunit bago pa man niya masagot ang sariling katanungan ay libabas ito ng banyo, nakatapi lamang ng tuwalya at tumutulo pa ang tubig sa buhok. Nahigit niya ang hininga, kaagad din ang pamumula ng kanyang pisngi. "Good morning,"
nakangiting bati nito. His playful stare told her that he got the reaction he wanted from her. "Good morning." Tumayo siya at tinungo ang maleta upang kumuha ng damit. Dumiretso siya sa banyo at nag-shower. Nagulat pa siya nung paglabas sa bathroom ay nadatnan pa rin niyang naghihintay ang asawa. Nakasuot ito ng light gray sweatshirt at maong pants with matching moccasins. Siya naman ay nakasuot ng isang simpleng puting t-shirt na itinder niya sa moss green pedal pusher, rubber shoes at cardigan jacket. Humarap siya sa vanity mirror upang mag-apply ng light makeup at ayusin ang buhok. All the while, she could feel Andres' gaze on her every movement. Nang matapos ay humarap siya rito, there was a look of appreciation on his handsome face. "Well, I guess we're ready for breakfast." Tumayuto mula sa set at inilahad ang isang kamay. She reluctantly accepted it. The feel of his warm hand enclosing hers was relaxing. Magkahawa kamay silang bumaba upang kumain ng agahan. The whole day went well. They had their meals at Le Chef. Tinuruan siya mag-golf ni Andres at namasyal din sila sa Mines View Park and went horseback riding to her amazement. Dati na silang namamasyal na mag-anak sa Baguio, but she never did enjoy those moments as much as she enjoyed her time with Andres. Ibang hayata ang feeling kapag mahal lang isang tao ang kasama nito. Sumapit ang gabi at bumalik sila sa The Manor. May panghihinayang na naramdaman si Destin. Naging masaya ang buong araw nila ngunit hindi rin niya maikakaila na nakapagitan pa rin sa kanila ang nangyari kagabi. At ngayon ay kinakabahan siya. Nakakaya pa ba niyang tanggihan ng asawa? Sakali manghingi nito ang karapatan nito sa kanya? Pagkatapos ng hapunan ay umakit na sila sa kanilang silid. Kapwa sila walang kibo. Awkwardness fell when they entered the room. Hindi niya malaman ang gagawin lalo na nang lumapit sa kanya si Andres. Walang salitang hinagkan nito ang kanyang mga labi. Nagpaubaya siya at ginatihan ang halik nito. Ngunit kung kailan nadadarang na siya ay saka naman ito tinapos ang sinimulan. "Mauna ka ng matulog. I'll stay up late for a while." She stared at him open-mouthed and bewildered. "Bakit ganun?" He gave her one quick brief kiss bago ito lumabas ang kanilang silid. Naiwan siyang inaalis sa parin ang nangyari. At katulad ng nagdaang gabi, nakatulog siyang ni hindi malang nararamdaman ng mainit na katawan ng asawa sa kanyang tabi. Kinabukasan, nang magising siya ay muli niyang napansing ni wala malang bakas na natulog ito sa tabi niya. Isang maikling note lang na nagsasabing hihintayin siya nito sa restaurant. Kaagad siyang kumilos para ayusin ang sarili. Ilang minuto lang ay binabagtas niya ang direksyon patungo sa restaurant. It wasn't hard to recognize his build amongst the crowd. Kahit siguro nakapikit siya, makikilala niya ang base sa anyo nito. Napangiti siya sa kaalamang yon. And to think they had been the intimate yet. Ngunit kaagad ding nawala ang ngiti sa kanyang mga labi nang makita niyang hindi nag-iisang asawa sa mesa. "Shaira? Oh, heto na pala ang asawa mo." Nahimigan kaagad niya ang panguuyam sa tinig ng babae na magsalita to. Tumayo si Andres para salubungin siya. "Good morning." "Good morning, honey." Sinadya pa niyang labingan ng tinig. Hindi pa siya nakontento at hinaplos niya ang pisngi ng asawa bago ito ginawaran ng isang halik sa labi, which lasted for a minute. Nang matapos ay may pagtataka na katitig sa kanya. She blushed when he smiled naughtily. "Siya nga pala, honey. Meet my friend, Shaira." "Oh, we've met before." Nangiinis sa tugon ni Destined. Napangiti siya nang makitang sumimangot ang kaharap na dalaga. Sa buong agahan ay pinangatawanan na niya ang pagiging malambing sa asawa. Sadyang ipinakita niya kay Shaira na mahirapan itong agawin sa kanya si Andres kung sakasakali. "So Andres, how did you enjoy my company last night?" Maarting tanong nito. Nabigla siya sa narinig mula sa babae. Di yata't mag-asama ang dalawa ng nakalipas na gabi. Tumingi siya sa katabing asawa ngunit casual lamang ang kinikilos ito. Hindi niya ito kinakitaan ng pagkain lang nung buksan ni Shaira ang baksa. "I've enjoyed it very much. Thank you." "Magkasama kayo kagabi?" Tanong yon para kay Andres ngunit ang babaeng kasalo nila ang sumagot. "And the other night as well." "Bakit? Hindi ba naikwento sa'yo ng asawa mo?"
Kunwari inosenteng tanong nito. Ngunit kitang-kita niya sa mga mata nito ang tagumpay. Walang dahilan para ikwento ko pa kay Destin na magkasama tayo sa piano bar the other night at kagabi. Isang malutong na tawa ang pinakawala ni Shaira. You're right, darling. Wala namang dapat na ipagselos ang asawa mo. Dahil wala tayong ginagawang masama, di ba? She sexily added. Pakiramdam ni Destin na mga oras na yon ay tinakasan siya ng lakas ang loob. Malinaw na ngayon sa kanya kung bakit hindi natulog sa tabi niya si Andres ang nagdaang dalawang gabi. At alam na rin niya ngayon kung saan at kung sino ang kasama nito. Napakahirap para sa kanyang paniwalaan na wala itong ginawang masama. She denied him of his rights the first night. And Shaira was there, available and willing. Hindi santo si Andres para tanggihan ito. At ngayon alam na rin niya kung bakit hindi nito tinangkang ang kinin siya ng nagdaang gabi. The thought struck her heart like a knife. Gusto niyang umiyak dahil sa sakit na nararamdaman. Ngunit magpapakita lamang iyon ng kanyang kahinaan and it was solely her fault. Pero sa ngayon, sisikapin niyang ipakita na hindi siya apektado, na makipagrelasyon man sa iba ang kanyang asawa. Itatago niya ang sakit sa ikalaliman ng kanyang puso. Andres mustn't found out that she is already in love with him. Hindi mo ba itatanong kung bakit magkasama kami ni Shaira kagabi? Tanong ni Andres nang makabalik na sila sa suite. Kasalukuyan niyang inayos sa mga gamit nila sa maleta at babalik na sila ng Maynila ng araw na yon. Why should I? Matabang naman ang sagot ni Destin. Narinig niyang bumuntong hininga ang asawa. Talaga bang wala malang halaga sa iyo ang naman na gawin ko? Eh ano ba kasi ang gusto mong palabasin? Inis na hinarap niya to at nagkibit-balikat ang lalaki. Iniisip mo bang magsiselos ako kapag nalaman ko nakikipagtagpo ka sa ibang babae? Well, mister, you're in for a big disappointment. Pero bakit parang galit na galit ka? Namimilyo ang mga mata nito na magsalita. Tinatanong lang naman kita, pero inaaway mo na ako. Kunwari parang batang reklamo naman ito. At lalo lang nagatungan ng inis na nararamdaman niya. He was making fun of her. This cold-hearted, self-centered. At nagpapa-apekto naman siya. Alam mo magkaliwanagan nga tayo. Nakita niyang tumuwi ito ng pagkakaupo. Wala akong pakialam kung magpalipas ka man ng gabi sa piling ng kusina mang babae dyan. Just make it discreet. Hindi mo rin naman siguro gugusting malaman ng mga magulang ko ang mga kalokohan mo. Dahil masisira ang mataas sa pagkakakilala nila sa'yo. Muli nagkibit-balikat ang kanyang asawa. Mukhang baliwala lamang para rito ang litanya niya. So, okay lang sa'yo na, you know what I mean? Abat ang bruho. May gana pang magpaalam. Gigil na naisip niya. You can go to hell for all I care. She muttered. Okay, mabuti ng maliwanag. Ilang ang nasabi nito bago pumipito pang lumabas ang kanilang silid. Hindi man lang nito sinabi sa kanya kung saan ito pupunta. Gustong ihagis si Destin ang lahat ng kanilang mga gamit na makalabas to ng silid. She wanted to cry in desperation. Ano ba naman klaseng buhay may asawa to na napasukan niya? Isang umaga ng Linggo, naabutan niya si Andres sa naglalaba. Mula na bumalik sila sa Maynila, inabala na nito ang sarili sa itinatayong negosyo. Dalawang linggo na silang nagsasama bilang mag-asawa. At hindi niya alam kung ikakatuwa niya o ikakainis, hindi na nito tinangkapan na may mangyari sa kanila. During the day, he was the ever dutiful husband, sweet and caring. But at night, they were like strangers. They even slept at separate rooms. Anong ginagawa mo? Tanong ni Destin nang maabutan nito na naglalagay ng detergent sa washing machine. Ako? Naglalaba? Isn't it obvious? Nagbibirong tanong nito at inhirapan niya ang asawa. Tumawa lamang ito. Alam ko naglalaba ka. Ang ibig ko sabihin, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Wala ka bang labandera? I don't need that. Sanay ako sa trabahong bahay. At saka, ibiniti nito ang sasabihin sa kamakahuligang tumitig sa kanya. I enjoy touching and washing this. Iniladlad nito ang isang Victoria's Secret na underwear niya.
na mula ang mukha niya sa pagkapahiya. Bruho ka talaga. Akin na nga yan. Pilit niyang inagaw sa tatawa-tawang nilaki ang kanyang underwear. At dahil matangkad si Andres ay madali nitong naiiwas iyon sa kanya. Habang umaatras ito, hindi nito napuna ang basket na puno pa ng maruduming damit na nasa likuran nito. Andres! Watch out! Sigaw niya sabay hawak sa t-shirt nito sa pagdanais sa pigilan ng pagbagsak ng asawa. Ngunit huli na, nawala na ito ng panimbang at lumagpak sa sahig. At dahil hawak pa rin niya ito, kasama rin siyang bumagsak at naipababaw siya nito. Andres! Tinukod niya ang dalawang kamay sa dibdib nito at sinubukan tumayo. Ngunit natigilan siya nang umungol ito. Andres, are you okay? Nag-aalala ang tanong niya. Sa halip na sumagot ay niyakap siya nito. Anong ginagawa mo? Don't move. Just don't move. She gasped as she felt his throbbing maleness and underneath her, just below her stomach. Nalalaki ang mga matang tumitig siya sa mukha nito. Oh God, don't you know how much torture you're doing to me right now? Andres? Her voice was muffled by his quick kiss. Mapanudyong dumadampi sa bibig niya ang mga labi nito. And then he kissed her deeply. Carnally, ramdam niya sa halik nito ang kasabikang angkinin siya. Kumilos ito upang magpalit ang posisyon nila. Honey, I can't take this any longer. Please don't deny me this time. Humihingal na pakiusap nito bago muling inangkin ang mga labi niya. She could only moan. Instinctively ay tumaas sa mga kamay niya at imakap sa ulo nito. It was what he had been waiting for. Her silent approval of what's about to happen. His kiss continued, his tongue delving deeper into her sweet mouth. Nabuksan na rin nito ang botones ng kanyang blusa. And when he released the hook of her bra, her breast became bare for his touch. Andres' hands were like hot rod searing her soft skin. And his mouth on her nipples was pure torture. Hindi na niya alam kung paano kikilos. Her mind was in a haze. The passion overpowered her senses and she could not think, could not comprehend. She could only feel. And his every moment tormented and excited her. She lay writing and moaning beneath him, waiting, anticipating their union. And then the persistent knock came. Andres, may tao! Umungol lamang ito at pinagpatuloy ang ginagawa and she tried to copy his face. Andres! Humihingal na sinubsob nito ang mukha sa kanyang balikat. They were both panting. Ilang sandali ring nanatili lamang sila sa ganung ayos and then he stood up, padabog na tinungo nito ang front door, cursing under his breath. Mabilis naman siyang tumayo at inayos ang kanyang sarili. Sandali niyang tinignan ang kahubdan at namumula ang ibabang bahagi ng kanyang balikat. Pati na rin ang dibdib niyang kanina lamang ay hinahagkan ng asawa. Nanginginig ang mga kamay na muli niyang inihook ang kanyang bra at binotones ang blusa. At pagkatapos ay sumunod sa asawa sa sala. Ma? Halata ang pagkagulat sa mukha ni Destined nang makitang kausap ni Andres ang ina nito. Napatanga ang ginang at pinaglipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Have I interrupted something? Nagdududang tanong nito. No, I mean, we're just doing the laundry. Nauutal naman na paliwanag niya. Eh, bakit ganyan ang itsura mo? Kasi po, her husband came to her rescue. Ma, bakit nga pala napadalaw kayo? Sandaling nabaling ang pansin ng ginang sa anak. Gusto ko lang makita na hindi mo pinahihirapan itong asawa mo sa mga gawaing bahay. Kung bakit kasi, ayaw mo pang kumuha ng katulong. Lita niya nito habang diretsyong tumungo sa kusina, bitbit ang mga pinamili nito at lumapit sa kanya ang kabiyak. Mabuti pa ay pumasok ka muna sa loob at magbihis. Why with your looks, anyone could guess that you've just been made to love to? Namumula ang pisngi at nagigigil at tinapunan niya ng masamang tingin ng asawa. Tumawa lamang ito at pinisil pa ang tungki ng ilong niya bago ito sumunod sa ina, na hanggang ngayon inigsesermon pa rin. Destined went inside her room and was shocked when she saw herself in the mirror. Her cheeks were blushing, her lips still full and bruised from his kisses.
at ang buhok nitong gulong-gulo. Tama nga si Andres, hindi na kailangan hulaan ng mama nito ang ginagawa nila. Bago pa man ito dumating, napaungol siya sa pagkapahiya. Nagpalit siya ng damit at lumabas ang silid kahit pa ang gusto niya ay magkulong na lamang doon at huwag nang harapin pa to. Sa pagkakayamot naman ni Andres, ay nagtagal pa hanggang hapunan si Almira. Baka sa mukha nito ang pagkainip at kung maari lamang, itaboy na nito ang sariling ina. To her amusement, na magpaalam ang ginang ay mabilis pa sa alas 4 inihatid to ng kanyang asawa sa kotse. Na makabalik ito sa loob, ay mabilis at tiyak ang mga kilos ito nang pangkuhin siya at ipasok sa kwarto. His kiss silencing her shrieks. She was already atop of her when he laid her down on the bed. Andres, slow down! She giggled when he kissed one of her sensitive spots. Nakakahiya sa mama. Kulang na lang itaboy mo. Sandali itong tumigil sa paghalik sa kanya at tinitigan siya. His eyes full of mischief. His lips twisted into an impish grin. Honey, knowing my mother, she deliberately stayed to torture me. Pustahan tayo hanggang tenga ang ngiti niya ngayon dahil nahuhulaan niya kung ano ang ginagawa natin sa mga sandaling to. She could not. She felt herself blush. He kissed her playfully his lips, teasing and teasing her. Why don't we indulge her imagination? And then he kissed her deeply, thrashing every trace of resistance from her system. Walang ano-ano ay pumunit sa romantic interlude nila ang isang ingay. Andres, nagre-ring ang phone mo. Don't mind it. Baka importante ang tawag. Andres stopped, cursed out loud and stood up. Hello? He said in a very angry voice. Natutuwang pinigmas naman ni Destin ang asawa habang nakatayo ito at nakikipag-usap sa phone. Tangay underwear na lamang ang suot nito at hindi niya maiwasang hindi hangaan ng matipunong katawan nito. There is a strength radiating from his body. Not just physical strength, but strength coming from within him. From his personality, yung tipo ng lakas na maaring asahan sa mga sandaling kailangan. And she knew with all her heart that Andres would take care of her for as long as time would let him. Napangiti siya sa kaalamang yun. Honey, tumitig siya sa asawa at may panghinayang siyang nakita sa mga mata nito. Mukhang hindi na naman matutuli ang nasimulan nila ngayong gabi. She clutched the sheet of her chest. I'm sorry, I have to go. Anito na sa mababang tinig. Si Makmak ang tumawag at may problema dun sa bid namin. Para dun sa proyekto na gusto naming makuha, it seems na may nag-leak ng plano. Kailangan ko maayos ito or else, hindi pa man nagsisimula ang negosyo namin, babagsak na. Pero gabi na ah. I know, Han. Umuputo sa tabi niya at muli siyang hinalikan. Damn it. Kung ako lang, ayaw humalis dito sa tabi mo. Not when. Shh. Niligay niya isang hinituturo sa labi nito. Kailangan kanina makamak. I'm really sorry. God, I hate to leave you like this. Kung bakit kasi ngayon panataon ng ganitong problema? Hey, uuwi ka pa rin naman, di ba? She said jokingly, then smiled ng lalong sumimangot ang mukha nito. I'm not going anywhere. I'll be here when you return home. Talaga? And we could... Pinaglandas ito ang isang daliri sa pagitan ng dibdib niya na natatabingan ng kumot. Pinigil niya kamay nitong mukhang gusto pang maglakbay pababa. Andres, you should go. Natatakot ako magbago na naman ang isip mo pagbalik ko. You're very unpredictable, you know. She looked at his face lovingly, touched his jaw softly and said, I won't change my mind, honey. Not this time, not ever. Andres smiled and kissed her feverishly. Ngunit bago pa man sila madarang muli, ay pinigil na niya to. Alanganing inayos naman ito ang sarili. At saka, umalis. Chapter 8. Buong gabi nawala si Andres at ngayon nga ay malapit ng magapunan. Nag-aalala na si Destin para sa asawa kahit pa alam niya kung nasaan ito. She had been calling him on his phone pero palaging out of coverage area lang ito.
She paced back to the living room pero tawagan ulit ang numero nito. And his phone rang. Thank God. Hello? There was pause. Hello? Came a woman's voice at nanlamig ang buong katawan niya. Kilala niyang boses na yun at hindi siya maaring magkamali. Shaira? Well, hello Destin. Bakit nasa iyong cellphone ang asawa ko? Nasaan si Andres? He's in the shower right now. Bakit magkasama kayo? Narinig niya ang malutong halakhak mula sa kabilang linya. Must you really ask, Destin? She said mockingly. Destin turned the phone off and threw it on the couch. Kaya naman pala hindi na siya naalala ng asawa dahil may kasama tong ibang babae. Bago pa niya namalayan ay umiiyak na pala siya. Naalala niya ang nagdaang gabi kung kailan nagdadalawang isip itong iwan siya mag-isa. He seemed so sincere then but now she knew it was all an act. But what about his desire for her? Arte lang din ba yun? Come on, Destin. Don't be that naive. Andres is a normal male with a healthy appetite for sex. Yes, sex. Yun lang yun. Ganun lang kasimple. And because his needs were already satisfied, bakit kakakailanganin ka pa siya nito? Oh, why do I have to fall in love with him? Pero siya na rin ang sumagot ng sarili niyang katanungan. Unfair as it was, she had no control over matters of the heart. Hindi niya kayang turuan ang puso niya kung sino ang mamahalin. Kung paano hindi rin nito kayang pigilang mahalin ang taong napili nito. Tumayo siya at tinungo ang silid at nagbihis. Paglabas niya, muli niyang kinuha ang cellphone. Hello, Mimi. Sandali niyang hinintay ang sumagot. Get ready, I'll pick you up at lalabas tayo. She said determinedly. Hindi na niya hinintay pa na makapagreklamo ang kaibigan. Kung iniisip ni Andres sa magpapakamarte siyang hintayin kung kailan ito maiisipan na umuwi, nagkakamali ito. Hindi lamang itong may karapatang magpakasaya. Samantala, kakalabas pa lamang ng shower ni Andres at nagulat nang makita sa loob ng silid si Shaira. Nasa pad siya ni Makmak, nakiligo lamang siya dahil ayaw niyang umuwi na hindi malang nagpepreskuhan ng katawan. They had been up all night sa pagnanais na isalba ang deal na pinasok nila. Sa awa ng Diyos ay naresolba nila ang problema. He was tired but is very much looking forward to spending the night with his wife. Isipin pa lamang niya ang kaligayahang mararamdaman niya sa kandungan nito. Napapalis ang lahat ng pagod niya. Shaira, anong ginagawa mo dito? At paano mong nalaman na narito ako? Paano ka nakapasok dito? Sunod-sunod na tanong niya. Hindi niya itinago ang pagkairita pagkakita sa dating kasintahan. Well, a woman in love has many ways. Sagot nito na dahan-dahang lumapit sa kanya. Shaira, matagal na tayong tapos. I'm already married. Yes, I'm well aware of that. Pero alam ko rin na hindi mo mahal ang asawa mo. Mabagal na piniglandas ito ang isang daliri sa hubad niyang dibdib at tinabig niya ang kamay ng babae. Hindi ko pakakasalan si Destin kung hindi ko siya mahal, Shaira. Napamaang naman ito. What? Narinig mo ang sinabi ko. Baliwala siyang nagbihis sa harapan naman ito. Hindi ako naniniwala. Sinasabi mo lang yan para saktan ako. Mabilis itong lumapit at yumakap sa kanya. I know, kasalanan ko lahat kung bakit nasira ang relasyon natin at humihingi ako ng tawad. Please, Andres, don't do this. I know you still love me. Please, I'm willing to be your mistress. Just don't leave me. Puno ng pagmamakaawang samon nito. Naiinis na kinalas niya ang yakap nito. Shaira, stop it! Naririnig mo ba sarili mo? Andres, please. Matagal lang tapos ang relasyon natin, Shaira. Matagal na rin kitang pinatawad sa ginawa mo. So move on. May asawa na ako. And I love my wife. At wala akong balak na saktan siya in favor of you or any woman. I love her more than anyone else. More than you. Parang bombang sumabog sa harapan ng dalaga ang revelasyon ni Andres. May ilang minuto rin hindi ito nakapagsalita. Umalis ka na, Shaira. And please don't ever come back. Wala ka nang maaasahan sa akin. Naningkit naman ang mga mata ng babae. Ha?
At sa tingin mo, may kinabukasan ang pagsasama niyo ng mahal mong asawa? Nangunod naman ang noo niya sa tinura nito. Tingnan lang natin kung hanggang kailan ang itatagal ang pagsasama niyo. Padabog din lumabas ang silid at naririnig pa niya ang maingi na ugong ng palayo nitong sasakyan. Hindi na lamang niya binigang pansin ang mga sinabi nito. Samantala, Destin! Stop it! Lasing ka na! Pigil ni Mimi sa kaibigan na nakakailang baso na ng tequila. Destin, come on! Umuwi na tayo! Baka magalit ng asawa mo! Wala akong asawa! She snapped. He doesn't care about me. Why should I care about him? Humihigbin tanong niya na sinabayin pa uli ng tagay. Ngayon pa lang ako nag-enjoy, Mimi. I'm really enjoying this. Sigaw pa niya at nailing na tinignan na lamang siya nito at lasing na talaga siya. Hello, ladies. Ano isang lalaking lumapit sa table nila. Hindi nila to kilala. Care to dance? Inilahad ito isang kamay kay Destin. Sure, handsome. My pleasure. Tinanggap ni Destin ang kamay nito at nagpag-iya sa dance floor. She started to dance wildly with her partner. Mabuhay na ang bawat kilos niya at kinakabahan na rin si Mimi sa maaring sapitin ng kaibigan kung di pa sila aalis sa lugar na yon. Hindi na siya nag-isip pa and she had to do something. Samantala, tahimik ang buong bahay nang dumating si Andres. Destin? Honey? Tawag niya sa asawa. Bubuksan pa lamang niya ang pinto ng silid nito upang silipin nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Oh, Mimi, ikaw pala. Nangunot ang noon niya nang maulinigan ng ingay sa background. Bakit may ingay? Nasaan ka ba? Andito kami ni Destin sa Cowboys Grill. Kasama mo si Destin? Tinawagan niya ako, Andres. I think you should come over. Lasing na si Destin at hindi ko siya mapigilan. What? Hindi siya makapaniwala sa narinig. Lasing ang asawa niya. Hindi ko alam ang problema niya. Ayaw niyang sabihin sa akin. Oh please, puntahan mo na kami dito, Andres. Sige, pupunta na ako dyan ngayon din. Please don't let her out of your sight. Don't worry, I won't. Basta't bilisan mo lang. Nagmamadaling pinatay ni Andres ang linya at muling bumaba ng hagdan upang tunguhin ang sasakyan. Halos paliparin niya yon papunta sa bar na sinasabi ni Mimi. Hindi mawala sa puso niya ang pag-aalala. What could be Destin's problem this time? It only took him half an hour para marating ang lugar. Kaagad na hinanap ng mga mata niya ang asawa. Ngunit si Mimi ang una niya nakita at mabilis itong nilapitan. Nasaan siya? Usisa niya at itinuro nito ang kinaroroonan ng kaibigan. Pakiramdam niya ay umakyat ang lahat ng dugo sa ulo niya na makitang ayos ang asawa habang nakikipagsayaw sa isang lalaki. Halos nakayakap na rito ang kapareha ng Destin and seemed to be enjoying herself. Nagangalit ang mga bagang na sinugod niya ang mga to. Natatarantang sumunod naman si Mimi. Hinaklit niya ang asawa mula sa pagkakayakap ng kapareha. Nabigla ang babae ngunit nang makilala siya ay nagalit pa to. Ano ba? Walang salitang hinawakan niya to sa kamay at kinaladkad palayo sa dance floor. Nagpupumiglas ito. Bitawan mo ako, Andres. Ayoko sumama sa'yo. Nagwawalang sigaw nito. Nakuha na nila ang atensyon ng mga customers na naroon din sa bar na yon. Narinig mo sinabi niya. Sabad naman ang kaparehan nitong lalaki na sumunod pala sa kanila. Galit na hinarap ito ni Andres. Huwag kang makialam dito. This is between me and my wife. Singhal niya. You jerk. Sinabi ko na nga ayokong sumama sa'yo. Sigaw ni Destin na muling nagpumiglas at sinabayin pa ng pagsuntok sa dibdib niya. Stop it, Destin! Bitawan mo na kasi siya. Muling singit naman ang di kilalang lalaki. Huwag ka sabing makialam dito. Isang suntok ang pinatama niya sa mukha nito. Nagsigawan ng mga tao ng bumalandrat o sasahig. Nang makabangon dito ay sinugod din siya nito ng suntok. At nagpambuno silang dalawa sa dance floor. Andres, tama na! Hindi malaman ni Destin kung paano aawatin ang asawa. Biglang nawala ang kanyang kalasingan, lalo na nang makitang dumurugon ang noon nito.
Mabuti na lamang at lumapit ang dalawang bouncer upang awatin ang dalawa. Puno ng pag-aalalang dinamayan niya ang asawa. Mahigpit na hinawakan siya nito sa kamay at inakay palabas ng bar. Mabibilis ang hakbang nito habang tinutungo ang kotse. Andres, dumudugo ang noo mo. Damn it! Galit na baling nito sa kanya. Napaiyak siya na makita ekspresyon nito. Masaya ka na ba, Destined? Ito ba ang talagang gusto mo, ha? She flinched when he shouted. Hindi mo lang alam kung paano ko ninais na makauwi agad sa'yo. Tapos ito lang pala ang daratnan ko. Puno ng hinanakit na bulalas nito. His eyes were misty with so much hurt. Andres, I'm sorry. She sobbed at tuloy-tuloy ang agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Sorry? Yan lang ba kaya mong sabihin? Hindi ko na alam kung bakit ka nagkakaganyan, Destined. Muling singhal nito at nabuhay ang rebellion sa puso niya. Kung magsalita ka parang sarili ko lang ang may kasalanan, ah. Bakit hindi mo itanong sa sarili mo kung bakit ako nagkakaganito? I don't understand you. Ano ba pinagsasasabi mo? Huwag ka na magmaang-maangan pa. You're just a lying jerk and I hate you. Destined! Naging balas sabi nito. Ayoko na makisama sa'yo, Andres. Maghiwalay na tayo. You can't mean that. I mean every word I said, Andres. Ayoko na makasama ka. Sandaling namayani ang katahimikan na magsalita si Andres ay mababa na ang tinig nito. At yun ang nangyari sa atin. As part of the moment thing. Saka hindi naman yun natuloy. Huwag ka mag-isip ng higit pa ron. Natigilgal ang lalaki. Parang gustong bawiin ni Destiny ang lahat ng sinabi lalo na nang makita ang hinanakit sa mga mata nito. Pero huli na and the damage has been done. So that's all there is, ha? Huh? As part of the moment? Hindi siya makasagot at mahabang katahimikan ang sumunod bago tumuling nagsalita. His voice was resigned. I guess you're right. Tahimik na lumulan to sa sasakyan. A forlorn expression on his face at pinigil ang babae ang mapahigbi na magsimulang umusad ang kotse nito. Gusto niyang tawagan to, yakapin at pawiin ng sakit na dinudulot ng lahat ng kanyang mga sinabi. Ngunit na natili lamang siya sa kinatatayuan habang unti-unti na naglalaho sa paningin niya ang ilaw sa likod ng kotse nito. You should not have said that, Destine. Puko ng kaibigan na nasa likod lang pala niya. Mimi, please. She whispered, agonizingly. Oh, Destine. Usa siyang yumakap dito at parang sasabog ang dibdib niya sa nararamdamang sakit. Kusang bumukal sa mga mata niya ang masaganang luha at sa balikat ng kaibigan ay binuhos niya ang sama ng loob. Nagpalipas muna siya ng gabi sa bahay ni Mimi. Kinabukasan na siya umuwi sa pad. Nagulat pa siya nang madatnan ng kanyang mga magulang na naroroon. Mas nagimbal pa siya sa nalaman mula sa mga tuna, babalik na sa Canada si Andres. Umalis ang kanyang asawa. At iniwan na siya nito. Hindi ba nito kayang bigyan pa ng isang pagkakataon ng pagsasama nila? Do you really expect him to stay after everything you said? Sumbat ng sensible side ng utak niya. Pero hindi ko naman gustong sabihin yun. Naisaloob din niya. Hindi yun ang alam niya at ganti nito. Nangihinang napaupo siya sa sofa. It was all her fault at isidubsob niya ang mukha sa mga palad at umiyak. 11 months later. May pagmamadaling pumasok si Destin sa loob ng mansyon. Naipangako niya sa mga magulang na roon siya maghahapunan pagkagaling niya sa opisina. She had been working in their company for 10 months now. Nagsimula siya bilang isang training assistant at ngayon nga ay isa na siyang training specialist. Marami na nagbago sa buhay niya mula nang maghiwalay sila ni Andres. Losing him taught her a lot of things. Naging eye-opener iyon sa lahat ng mga maling nagawa niya. She had made a lot of bad decisions in her life dahil na rin sa impulsiveness niya. And it cost her heart and the man she loved. Sinikap niyang baguhin ang sarili sa tulong at suporta na rin ng mga taong nagmamahal sa kanya. Ngunit na bago man ang panahon ng personalidad at pagkataon niya, hindi naman ito nagawang burahin ang sakit na dulot ng paghihiwalay nila ni Andres.
Sariwiwa pa rin sa puso niya ang sugat kung paano nanatili pa rin doon ang pagmamahal niya sa asawa. Andres, malungkot na nais sa loob niya. Mula nang umalis ito, hindi na nito tinangkapang makipag-ayos sa kanya. Except for the seasonal greetings na palagi nitong pinapadaan sa mga magulang niya, wala na siyang balita pa sa kabiyak. Kahit ang architectural firm na tinayo nito noon ay pinamahalan nito kay Makmak. Nagtuloy siya sa komedor dahil alam niyang naroon na mga magulang. Nagtaka siya nang makitang may bisita mga to. At lalo siya nagulat nang mapagsino yun. O andyan ka na pala iha, halika na at sumalo ka na sa amin. Ngunit wala sa mga magulang ang atensyon niya kundi sa lalaking kasalo ng mga to sa mesa. How could she forget his face, the charming smile and his teasing eyes? Tumayo si Andres upang lapitan siya. She can't seem to move her legs, can't seem to find her voice, at wala siyang gustong gawin kundi titigan ang mukha ng asawa. Nakangiting nakatayo tungay sa harapan niya, na para bang walang gusot na nangyari sa kanila ilang buwan na nakakaraan. How are you, Destined? I'm fine. She continued to look at him. Bakit parang may mali? Bakit wala siya makitang pananabik sa mukha ng lalaki habang tinititigan siya? It's as if he was just looking and talking to a casual acquaintance. And he hadn't kissed her yet too. Lalamig na ang pagkain, Destined. Kanina pa tayo nakatayo dito. Namula ang pisngi niya sa pagkapahiya at pagkadismaya. I'm sorry. Bigla tong tumawa. I'm getting used to that word already. He whispered mockingly. Nag-init ang mga mata niya. Sa nagdaang mga buwan ay hindi pa rin nawawala sa puso niya ang pag-asang nababalik ito. Ngunit hindi niya inaasahang babalik ito sa kanyang buhay na mas estranghero pa kaysa nung unay sila na magkasama. Hanggang kailan ka nga pala magbabakasyon dito, iho? Tanong ni Rolando. Depende po. Kung madali akong makakausap yung taong sinadya ko at kung pipirmahan kagad niya ang mga papeles na kailangan ko, baka hindi rin ako magtagal dito. Sagot nito na sa kanya nakatingin. Biglang nang lamig ang buo niyang katawan. Hindi siya tanga para hindi makuha kung anong ibig sabihin nito. Alam niyang siya ang taong tinutukoy nito. At annulment papers sa mga papeles ay gusto nitong papirmahan sa kanya. He didn't come back to give their marriage a second chance. He came back to rid himself of the bandage. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Ngunit bago pa man malaglag ang luha, tumayo na siya at umalis. Nagkatingin na ng mga magulang niya at tanging si Andres lamang ang mukhang hindi apektado sa pagtalilis niya. Minabuti niya magpalipas ang oras sa kanyang silid. Destin, gabi na. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong nito alas 9 na ng gabi noon. I was thinking of sleeping here. Ngitian niya si Lolita. Matagal na panahon rin namang hindi ako nakakatulog sa silid ko. I miss this room. Pero uuwi na ang asawa mo sa paninyo. Hindi mo siya pwedeng pabayaan mag-isa doon. Kung noon eh hindi siya magdadalawang isip na sagutin ng pabalang ang ina. But she had long learned the hard way that words could cut more deeply than any knife can. Tahimik na naupo siya sa gilid ng kama. Destined. She turned to look at her mother. Puno na pang unawa ang mga mata nito. Alam ko na bigla ka at hindi mo inaasahan ang biglang pag-uwi ni Andres. But I also know that you have been waiting for this moment ever since the day he left. Ano man ang pinag-iwayan ninyo noon, it's not too late to patch things up. Your love is much too precious to be wasted just because of your pride. Do you think he loved me, Mom? Malungkot naman ang tanong niya. He came back, didn't he? Wala akong makitang rason para bumalik pa siya, except that he loves you and he misses you. You're wrong, Mom. He came back for an annulment. He doesn't love me. He never did. Yun ang mga katagang gusto niyang sambitin sa harap ng ina. Ngunit puno ng pag-asa ang mukha nito kaya sinarili na lamang niya ang nararamdaman. She smiled sadly and tried to blink back the tears stinging in her lonely eyes. You're awfully quiet. Not the destined that I know.
kasalukuyan silang bumibiyahe pabalik sa Padnila. Masakit lang ang ulo ko. Iniisip mo na ba kung paano mo ako maitataboy palayo sa kama mo ngayon at sa mga susunod pang mga araw? What? Di makapaniwala ang bulalas niya. Don't worry, Destin. I didn't come back for a little tumble in the hay. Frankly, I'm not interested anymore. And I'm not staying long. Kapag nakuha ko ng gusto ko, aalis din ako agad. Hindi magawang magsalita ni Destin. Bumigay sa kanyang lalamunan ang dapat sana'y sasabihin niya. Masakit ang gabing kahit simpleng atraksyon ay wala nang nararamdaman para sa kanyang asawa. Katotohanan ang tahasan itong ipinamukha sa kanya. She tried to suppress her sobs at wala na silang kibuan hanggang sa makauwi. Diretso siyang pumasok sa kanyang silid upang palayain ang luhang kanina pa ay nagbabantang bumagsak. Chapter 9 Finale. Dumaan ang isang linggo na para silang nagpapatintero. Pareho sila nag-iiwasan at hindi malaman ni Destin kung hanggang kailan pa siya tatagal sa sitwasyon nila. Hindi nito binubuksan ang paksa tungkol sa annulment at natatakot naman siyang magtanong. Pinagpapasalamat na lamang niya na may trabaho siyang umuukupa ng maraming oras niya. Kahit papano, nakakalimutan niya ang problema. Nang gabing iyon, maaga siyang umuwi. Dumaan muna siya sa grocery dahil paubos ng stocks nila. Hindi niya inaasahan na naroon pa sa pad si Andres. Pagpasok niya sa kusina, huli na para umiwas. Kadalasan kasi, tulog na siya kapag umuwi ito. Hi! Bati nito at namumungay ang mga mata. Napansin niya ang ilang basyo ng beer na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Naglalasing ba to? Hello? Mahinang sagot niya. Tinungo niya ang kabinet upang itago roon ang mga pinamili niyang dilata. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Kahit nakatalikod siya ay tumatagos sa kalamnan niya ang bawat titig ng kanyang asawa. Narinig niya ang pagtayo nito at lalo siyang kinabahan. Muntik na siyang mapasigaw nang sa paglingon niya ay nasa harapan na niya to. Kumain ka na ba? She asked stupidly. You're more beautiful than ever destined. Just as I expected. Mahinang usalito sa hadip na sagutin ang tanong niya. Lalo pa nitong pinaglapit ang espasyo sa pagitan nila. Andres! Napapikit siya nang maramdaman ang aplos ang daliri nito sa kanyang pisngi. Andres, you're drunk! Tinangka niyang langkapan ng galit ang tinig. Pakiramdam niya, parang pinapangupusan niya siya ng hininga. Walang daan para makatakas pa. Hindi ako lasing, honey. Malinaw pa rin ang isip ko. Pumulupot ang isang braso nito sa kanyang bewang. Tinangka niyang itukod ang kanyang mga kamay sa dibdib nito ngunit nawala ng lakas sa mga yon. I thought that you're not interested anymore. Her heart was beating wildly. I take that back. Napapikit siya ng halika nito ang tungki ng kanyang ilon. Sunod ang gilid ng kanyang labi. Isang ungo lang kumawala sa kanya. And then his mouth was on hers, ravaging her lips and savoring his sweetness. His hand grasped her nape and the kiss became more intense. Tanging ungo lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Sandali nitong pinaghiwalay ang kanilang mga mukha upang sumagap ng hangin. But the mere second seemed like an eternity for him. Muli nitong sinakop ang kanyang mga labi. Destin felt like she was floating. Hindi na niya maramdaman ang sahig sa kanyang paanan o kahit ang dingding na kanina lang ay sinasandalan niya. Somewhere she heard something crash ngunit walang natinag sa kanila. And then she felt the hard mahogany table on her back. Oh Jesus, honey, you're driving me crazy. Anito sa pausatinig habang hinahalikan siya. Hindi niya na malayang nabuksan na nito ang kanyang blusa at nalilis na nito ang palde niya. She gasped when she felt his fingers down there. The sensation she was feeling made her weak and disoriented.
Parang umiikot ng buong paligid niya habang patuloy si Andres sa pagdama at paghalik sa kanyang katawan. And their hands became restless too. She wanted to touch and feel him and he could only moan with pleasure when she did. I can't take this any longer, honey. Me too, please, Andres. It was all he needed to consummate the act. Muntik na siyang mapasigaw nang maramdaman ang pagsasanib ng kanilang mga katawan. Sandaling natigilan ng asawa. It's all right. She assured him and kissed him softly, silently urging him to go on. He did, and his gentle instruction as he went deeper brought more pleasure than the pain didn't matter. Nagising si Destin kinabukasan na wala na sa tabi ang asawa. She felt a mixture of disappointment and relief. Ngunit hungkagma ng kanyang pakiramdam ay pinagpasalamat na rin niyang wala na turon. Hindi pa niya alam kung paano ito haharapin pagkatapos ng nangyari sa kanila. Paano na ngayon? Will he stay for good now that the marriage was already consummated? O itutuloy pa rin niya ang annulment na siyang rason kung bakit ito nagbalik? Bumangon siya at napangiwi nang maramdaman ang bahagyang sakit sa pagitan ng kanyang mga hita. Hindi niya na mapigil ang pamulahan ng mukha nang maalala ang ilang ulit na pagsasanib ng kanilang mga katawan noong nakaraang gabi. How each climax brought her farther from reality. The satisfaction and contentment that she felt from their union was far from anything that she had dreamed of. Sana lamang ganun din ang nararamdaman ni Andres. Tanghali na ngunit pwede pa siyang mag-half day sa opisina. Mas mabuti nang abalahin niya ang sarili sa trabaho kaysa mag-isip ng kung ano na ang sunod na mangyayari sa relasyon nila. Alas sa isang gabi nang makatanggap siya ng text message galing dito na nagsasabing huwag na niya itong hintayin dahil gagabihin ito ng uwi. Ayaw man ay rumehestro pa rin sa mukha niya ang pagkadismaya. Iniiwasan ba siya ni Andres? She can't help but wonder. Kung gagabihin ito ng uwi ay malamang nasa labas ito kakain. Mabuti pang kumain na lamang ako sa mall bago umuwi, naisip niya. Naghahanap siya na makakainan na magawi ang paningin niya sa isang diner. Hindi niya alam kung bakit parang may nagbubulong sa kanya na pumasok doon. Hindi niya akalaing pagsisisihan niyang sinunod niya ang muntintinig na yon. There, on the far corner of the diner was Andres with Shaira. Jealousy consumed her. Si Shaira ba ang dahilan kaya ito gagabihin ng uwi? Mas gusto ba nitong palipasin ang magdamag sa piling ng ibang babae? Ayaw na niyang alamin pa mula rito ang sagot at automatikong nahilam sa luha ang kanyang mga mata. Mabilis siyang tumalili sa lugar na yun at pag-iwas na makita ng dalawa. Nagtataka ang kanyang ama na mapagbuksan siya ng pinto. Ngunit hindi na lamang ito nagtanong pa nang makitang umiiyak siya. Patakbong pumasok siya sa kanyang silida tumiga. She really felt sick. Parang hinahati sa gitna ang puso niya and the pain was unbearable. Hindi niya akalaing mararanasan niya ang ganito katinding sakit dahil kay Andres. All the while, she thought there was hope for them after last night. But it turned out as no more than a little tumble in the hay after all. She curled into a fetus position and closed her eyes as she cried. Ilang sandali pa ay nakatulugan niya ang ganong ayos. Naalimpungatan si Destin sa mga haplos sa kanyang pisngi. Nang imulat niya ang mga mata, nakita niya ang mukha ng asawa na nakatanghod sa kanya. Bumaligwa siya ng bangon at kaagad na lumayo rito. Anong ginagawa mo dito at paano ka nakapasok? Bakit ka umalis ng pad? Umalis ka na, Andres. Pabayaan mo na lamang ako. Destin, hindi ako aalis ito hanggat hindi tayo nagkakaliwanagan once and for all. Determinadong sabi ni Andres. Bakit kung umakto to parang ito pa ang galit? Okay. Mabuti pa nga sigurong tapusin na natin ang kabaliwang to. Why don't you just hand me the annulment papers so I can sign them and get this over and done with? Annulment papers? Ulit nito. Who says I'm filing for an annulment? Pwede bang huwag ka na magmaang-maangan pa? Hindi ba't yun naman talaga ang dahilan kung bakit ka nagbalik? Para hiwalayin ako? So Shaira and you could be together.
Sandali lamang ay kinagulat ng lalaki ang kanyang sinabi. Salip na maalarma ay ngumisi lamang ito at parang tinatabad na sumandal pa sa headboard at itinaas ang dalawang kamay sa likod ng bato. Lalong umalon ang dibdib niya sa galit. How could he appear so casual and unaffected habang pakiramdam niya isasabog na ang dibdib niya sa tindi ng sama ng loob? Okay, fine. Kung ayaw mo, ako na lang ang gagawa. I'm filing for an annulment. Puno ng determinasyong pahayag niya. Ni hindi man lang ito natinag sa kinaupuan. Napapantastikuhan namang tinitigan Andres ang asawa. Hindi naman siya manhit para hindi mahalatang nagsiselos lamang to kay Shaira. Dapat inaalunin niya to. But her show of jealousy amused him. And he can't seem to drag his eyes away from her heaving breast, remembering how those luscious mounds felt when aroused. Oh, what grounds, my dear wife? Individual differences. Mababaw na dahilan. You won't get an annulment with that reason. He stood up and walked toward her. Unti-unti namang umatras palayo ang babae. Physical and mental incapacity. We're both healthy kaya di pa rin pwede yun. Lalo namang di ako papayag na. Ako yung may mental disability ako. And I'm sure hindi mo rin naman sasabihin sa madla na may sira ka na sa ulo. He laughed at naningkit ang mga mata niya sa inis. Let's see. What else? Non-consummation? She heard him say. His expression changed when he neared her. Desin felt the cold marbled wall on her back. She panicked. Maagap na naitaas ni Andres ang dalawang kamay sa dingding upang hindi siya makatakas. And then his face drew nearer until she could almost feel his breath fanning her face. As for that ground, he drawled, we both know we've taken care of that. Haven't we, my sweet? She gasped. Why are you doing this, Andres? She said in a trembling voice. Nagsimula nang mangilid ang luha sa kanyang mga mata at biglang nagbago ang expression nito. Don't you get it yet, Destin? Hindi mo pa rin ba maintindihan? She closed her eyes and tear fell. Naramdaman niyang tinuyo niyon ng sariling daliri nito. Oh, Destin, hindi mo pa rin ba nararamdaman? Mahal kita! Mahal? Ani mo din gumaralgal ang tinig. May mahal bang sinasaktan? May mahal bang iniiwan pagkatapos ng... Hindi niya magawang ituloy ang sasabihin. After a night of passionate lovemaking? Oh, Destin. Muling ikinulong ni Andres ang kanyang mukha sa dalawang palad nito and kissed her so gently. Napaungol siya. Hindi kita gustong iwan, Destin, and I'm really sorry for leaving you. Tinabig niya ang mga kamay nitong nakahawak sa kanyang mukha at kaagad na lumayo rito. Well, you did. At hindi mo na kailangan pa magkunwari. Dahil alam kong si Shaira talaga ang mahal mo nun pa man. Marahas na pinahid niya ang luhaang wala pa rin tigil sa pagpatak. Damn it, Andres. Why did you marry me in the first place? Hindi naman kita pinilit. You could have said no to your father. Destin, please. Makakasakit ka sa ginagawa mo. Mihibig na pag-alala na saad nito. Why should you care? I care because I love you. Hindi mo ba ako naririnig? Tinangka nitong alisin ng mga kamay na nakatakip sa kanya mukha. Please, Han, pakinggan mo naman ang paliwanag ko. Can you trust me just this once? Iminulat niya ang mga mata at tumihigbing tumitig dito. Iniupo siya nito sa kama at nagpatuloy ito. Wala ka dapat ipagselos kay Shaira. Dahil bago pa man ako bumalik dito, matagal lang tapos ang relasyon namin. I broke up with her because she was seeing another man. Saka hindi ako seryoso kay Shaira. Sinungaling, siya ang kasama mo nung honeymoon natin at kahit kanina, mas pinili mong makasalo siya sa hapunan kaysa sa akin. And you even made love to her right after our wedding. Muli siya napahagulhol. Destin, aksidente lang ang pagkikita namin sa The Manor. Hindi ko nga alam kung bakit naroon siya. At hindi ko siya kasama ng buong magdamag. At tungkol naman kanina, okay. I admit, hindi ko sinabi sa iyong kasama ko siya. Pero hindi siya ang direktang pakay ko, kundi ang businessman, boyfriend niya.
Ang lalaki yun ang pipirma ng mga papeles sa sinabi ko noon. Yung taong sadya ko, remember? He stroked her cheeks. At doon naman sa huling sinusumbat mo sa akin. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang ideyang yan. Si Shera mismo ang nagsabi sa akin. Ikinuwento niya rito ang unang pagtatagpo nila ng dilaga. At kung paano na pinangalandakan nito. Na hindi siya ang totoong mahal ni Andres. And you believed her? Napatawa ang lalaki. Her lips pouted in dismay. Inibitahan ko siya sa kasal natin dahil naging magkaibigan na lang kami. Hindi ko akalaing aawain kanya. Lalong nanudis ang kanyang uso at lumuhod dito sa kanyang harapan at hinawakan ang kanyang mga kamay. Look at me, Destin. Sumunod siya. Her eyes looked straight into his. The teasing was gone and replaced by a number of emotions that almost took her breath away. She could see fondness, desire, and love. Mali ba ang lahat ng iniisip niya? Mahal nga ba siya talaga ni Andres? Hindi ko magagawang patulan si Shira o kahit sino mang babae ngayong kasal na ako sa'yo. How could I when all I ever wanted was you? Ikaw ang mahal ko, Destin. Noon, ngayon at kailanman. Destin was speechless. Kung kanina idaig pa niya ang binigsakan ng langit, pakiramdam naman niya ngayon ay nakalutang siya sa alapaap dahil sa kasiyahang nararamdaman. All of a sudden, all the hurt, all the pain was gone. Hindi na siya nakatiis at siya na mismo ang humalik sa asawa. Na maghiwalay ang kanilang mga mukha ay kapwa may ngiti na ang kanilang mga labi. When did you realize that you love me? Tanong niya. The first time I saw you had me smiling at first glance. You mean dun sa airport? Umiling ito. No, dun sa nursery ng hospital the day you were born. Napakurap siya. What? Pero, you were just a boy then. Yes, pero hindi na naging hadlang para maramdaman kong mahal kita noon pa man. But that's impossible. Not if you believe in destiny. Hinawakan ni Andres ang kanyang mga kamay. Over the years, maraming babae nagdaan sa buhay ko. Pero iisang pangalan lang ang nakatatak sa puso ko. I have loved you ever since I was 5, Destined. At nangako ko sa iyo noon na pakakasalan kita pagdating ng tamang panahon. Kung hindi man natuloy ang kasunduan ng mga magulang natin, uuwi pa rin ako dito para ligawan ka. Your father just made it easy for me. Wala akong pakialam kung may nobyo ka man, aagawin pa rin kita sa kanya. Oh, Andres. Muli naglapat ng kanilang mga labi and he leaned over, pushing her on the bed. Ikaw, kailan mo na lamang mahal mo ko? Nagkibit-balikat siya. I don't know, hindi ko rin alam kung kailan nag-umpisa. Basta naramdaman ko na lamang isang araw na mahal na kita. Na ayaw na kitang mawala sa paningin ko. At kahit pilit ko nilalabanan ang nararamdaman ko, hindi ko rin mapigilan ang puso ko na mahalin ka. It's because we were meant for each other, honey. Nginitian niya ang asawa. Yeah, I guess you're right. He began kissing her on the neck. At kagat na nabuhay ang init sa kanyang katawan. Ngunit may gusto pa siyang malaman kaya pinigil niya ito sa ginagawa. Talaga bang hindi kayo magkasamang natulog ni Shira noon sa Baguio? Umiling ito. Pero hindi ka rin natulog sa tabi ko. Sa sofa ako natulog. Hindi ko kayang tabihan ka nang hindi ka niyayakap o hinahagkan. And I know you don't want me and I'm afraid na baka hindi ko makontrol ang sarili kung angkinin ka. Ayokong saktan ka, Destin. Paliwanag nito. If you only tried, ay dinalaman mo sanang hindi naman ako tututol sa gusto mo. Tukso niya. Tinignan siya nito ng matiim. You mean, pinahirapan mo lang ako noon? Humagikik na tumango siya. Ikaw talaga? Lagot ka ngayon sa akin. Pinupog nito ng halikang kanyang mukha at humagikik siya habang kunwari iniiwas ang mukha nito. Hanggang sa mahuli nito ang kanyang mga labi. Destin writhed with excitement when she felt his arousal. I love you, Andres. She said fondly and touched his cheeks. Sandali itong tumigil sa paghalika tumitig sa kanya. Care to show me how much? He drawled. She smiled and kissed him. When he started undressing her, she could only sigh with contentment. Here was the man who taught her to be a better person,
the man who showed her true love, and the man who vowed to love her until forever. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Destined at Andres. Nawa kayo nag-enjoy at na-in love. Samahan niyo po ako muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all!